ang mahirap dito, yung magamit ng tao. No? Magamit yung tao. Pinaglalaro na kayo ng politiko eh. Kayo ba natutuwa, no, Pilipinas? Natutuwa ba kayo? Na sigaw kayo na sigaw. Pero ano pumapansin sa inyo? Di ba? Wala na magpapansin. Gusto nyo na, now na. Wala naman nakikinig. Gusto nyo ngayon, may vacuum ng leadership. Wala namang umaabante para ako na mag-lead, di ba? Eh wala, sino ba namang interest? Yung manifesto eh. Ilan na ba yung manifesto natin? Wala pa, mga ano lang yun eh. Wala pang 20. Oh. Pero nadadagdagan. Pero yun nga kita nyo. How can you unseat a duly elected president ng 31.6 million with only 20, less than 20,000. Ano ba yan? Di pwede tayong dictatorship, nasa democracy tayo. Kaya nga, if there are only less than dapat yan, mga 30 million yan eh. Okay, yung kalahati eh. Yung 50% plus 1 eh. So kung 16 million, dapat may 16 million ay pakita ka. O sinong lumalabas? Wala. Eh kahit nga kunyari, ikaw, nung makasandog mo, pinainom kita ng pinainom ng Milo. Spinach, papay na. Oo, super matang. Malakas ka na ngayon, ikaw na ngayon si Tor. Papay mo na sa isa, siya na mag-delete. O, ito na. O, PNP. EFP, huliin nyo na ito. Ako na nga naman eh. Yun nga. Tatayo na sa EFSA. O, lalabas ba kayo? Yun nga, ang problema. And, nag-going there, doon sa kalsada, and then, magpalit ka ng leadership, and then, uwi na, tapos nung trabaho na ulit, kanya-kanya na naman tayo. Ay, wala. Uulit yung cycle. Naroon pa rin kasi yung ano? Yung sistema. Yung puno. Bakit ba may korupsyon sa gobyerno? Kasi nga, balik tayo sa EDSA 1, ibinigay ni JPE sa mga politiko ni Cory na ang nangyari, yung kanyang... Ay, ako mo. Bata. Ako mo ba yan? Ako mo. Ha? Ako mo. Eh, matika sa puno. So yung ang ano doon, ang kinakailangan yung mga tao higit pa doon sa ano hilingin kasi tignan mo nangyari pinasa ni JPE doon kay Cory. So nangyari, ito na tandaan nyo, if ang mangyayari ngayon is parang military ang papapel na gusto ninyo. Pumapel ang military. Sinasabi ng marami na armed forces, pumapel na kayo. Do you really want that? I'm telling you, no. Ako, pupek. Sa akin po pwede. Pero... No. You're trying to imitate EDSA 1. EDSA 1, di na kayo natuto. Nandun sila Enrile, nandun sila Greg Hunasa, nandun yung mga RAM. And then, nung nagigipit na sila, may sila ng tulong sa mga sibilyan, tumulong ang sibilyan, tapos si Cory nakaupo. After nung nakaupo si Cory at hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Cory, ganun na naman. Kudeta naman. Iwantas. O, dahil sige, gusto ninyo mauna ang armed forces. O, tapos nang upo si Sarah. O, paano? Pag hindi masaya at hindi nabigyan ng mga pwesto, ano? Pwede... Ganun na naman. Wala tayong katapusan. Paulit-ulit. Wala tayong katapusan. That's why ang armed forces, matatalino, ayaw nilang ma-involve. Ayaw na namin. Ayaw ganun ma-involve ng armed forces. Tapos yung mga tao, mura kayo na mura. Tapos sabihin nyo, nabusalan na. Nabayaran na. Hey, how could you tell things like that ng armed forces at PNP binayaran na. Ang lulupit ng mga taong bayan. You have no right to say that because yung mga armed forces ninyo, nagagalit ako doon, yung mga armed forces ninyo, nag-boost ng buhay. No?
Lumaban yan para ma-maintain ninyo yung buhay ninyo ngayon. At hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon, nandyan sila. Yeah, nandyan sila. Yung mga na-retire, hanggang ngayon, naghihirap yung iba. Hmm. No? Ako nga, walang pensyon eh. Tapos nun, here you are, ang dali-daling sabihin na nabusala na. And mind you, may mga nagko-comment na, ah, si Pinoy Survivor, natakot na. Oh, nabayaran na. Pati yung si Macanas, nabayaran na. Natakot na. Ang mga walang yaka yung mga nagsasalita ng ganun. Hindi nyo nakikita yung dumadaan sa damdamin at sa utak ng mga nanilbihan sa gobyerno. Hindi ko nabasa yung mga comment doon. Ano dahilan nila? Ano dahilan nila? Wala lang. Na whether they want it or they understand that there's a problem already or intentionally na hindi nila naintindihan o talagang wala silang time na intindihin kasi hirap sila. Kailangan lang ng magtrabaho. Which is yung game plan ng Lord of the Rings o nung Game of Thrones na si Copycat, habang ginagawa nila yan, nagdi-divide and conquer, ginagamit yung batas para ma-depensa nila yung sarili nila, para lahat ng kalaban, yung mga allies ng kalaban, mayari kayo, lahat. Tapos nung pangalawa, yung pera ng bayan, kukuhanin nila and then ibinabaya doon sa mga nangailangan. That's why, we will end up with the Philippines na paikot-ikot lang yung cycle na ganyan. How do you solve the problem? Yung sinasabi na one day, isang araw, kinakailan lumabas kayo. Na, alam ninyo yung bakit ilalabas. Kasi yung lalabas ka, parang mag-selfie-selfie ka lang. Mag-ano lang kayo. Alam, may alam kayo na nasa sa puso nyo kung ano yung nangyayari. Yung sinasabi nyo ngayon na Elsa Tres. Maraming nagsasabi Elsa Tres. Oh, Elsa Tres, and then what? Mag-Elsa Tres tayo. O sige, nagpakita kayo ng milyon. O paano? Sa mga civilian, tumulong ang civilian, tapos si Cory nakaupo. After nung nakaupo si Cory at hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Cory, ganun na naman. Kudeta naman. Iwan na. O, dahil sige, gusto ninyo mauna ang armed forces. O, tapos nang upo si Sarah. O, paano? Pag hindi masaya at hindi nabigyan ng mga pwesto, ano? Pwede... Ganun na naman. Wala tayong katapusan. Wala tayong katapusan. That's why ang armed forces, matatalino, ayaw nilang ma-involve. Ayaw na namin. Ayaw ganun ma-involve ng armed forces. Tapos yung mga tao, mura kayo na mura. Tapos sabihin nyo, nabusalan na. Nabayaran na. Well, how could you tell things like that ng armed forces at PNP binayaran na? Ang lulupit ng mga taong bayan. You have no right to say that because yung mga armed forces ninyo, nagagalit ako doon, yung mga armed forces ninyo, nag-boost ng buhay. No? Lumaban yan para ma-maintain ninyo yung buhay ninyo ngayon. At hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon, nandyan sila. Yeah, yung mga na-retire, hanggang ngayon, naghihirap yung iba. No? Ako nga, walang pensyon eh. Tapos nun, here you are, ang dali-daling sabihin na nabusala na. And mind you, may mga nagko-comment na, ah, si Pinoy Survivor, natakot na. Oh, nabayaran na. Pati yung si Macanas, nabayaran na. Natakot na. Ang mga walang yaka yung mga nagsasalita ng ganun. Hindi nyo nakikita yung dumadaan sa damdamin at sa utak ng mga nanilbihan sa gobyerno. Hindi ko nabasa yung mga comment doon. Ano dahilan nila? Ano dahilan nila? Wala lang. Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan natin ngayon ay yung second kwentuhan namin ni Sir Dado sa kanyang tahanan doon sa wala, nakapiring ako eh. So doon yan sa Baguio City. At nagkwentuhan kami
At lumabas nga doon yung mga kung ano ang totoong nangyayari ngayon sa ating inang bansang Pilipinas. So matutungan nyo yun, guys. So ito, ano eh, kinakap ko na to kasi ang haba po ng kwento na kwentuhan namin. Nag-start kami ng tinext ko siya. Nag-text ako, pwede siya ng 7 p.m. Sabi niya, okay, punta ko dyan. Eh, that time, mga 4 p.m. yata yun. So, punctual talaga si Sir Dado, si ang ating retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. Ang tinagurian nating Pinoy Survivor ng YouTube channel. So, 7 ang sabi ko nga sa kanya. Pero punctual talaga siya. Before mga 2 or 3 minutes before 7 o'clock p.m., dumating siya. So, nakaabang na talaga ako doon. 6:30 pa lang, nakaabang na ako doon eh. So, yun. Sinundo niya ako, dinala niya ako sa kanyang tahanan. At, yun nga. Kwentuhan kami. Napakaganda po ng kwentuhan namin yun. So, 5 hours po yun, guys. Umayigit pa. Kasi 7. Nag-start kami hanggang 8, 9, 10, 11, 12. Past 12 na kami nang matapos. So, meaning to say 5 hours more. So, ito, bibigay sa inyo yung part 1 nung aming kwentuhan doon sa Baguio City. So, ang ganda po ng kwentuhan namin, guys. At hinati ko na lang to kasi 5 hours eh. Hindi, ito, mga 2 hours na lang to. Pero napakaganda po, guys. At marami kayong matutunan sa bawat pangungusap, bawat sinasambit ng ating magiting na si Kadado, si Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers at tinaguriang Pinoy Survivor ng YouTube channel. So ito na po, guys. Medyo mahaba na yung aking introduction. At bago po lahat pala, maraming salamat po sa aking mga new subscribers at yung pong aking mga viewers. At lalong-lalo na sa aking mga lahat ng aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod na abang lingkod na si DIY KKB Informative. So ito na po. Simulan na natin. At mahaba-haba ito. Sit back and relax. Naka-on na. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito po muna yung inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At pinasyalan po ni si Sir Dado dito sa kanyang lugar. Dito sa Olderiera. Pwede ba yun? Sa Baguio City. Baguio City. Sa bahay kami ngayon, pasensya ka na sa aking bahay, ha? Laki ang bahay ni Sir Dado. Laki ang bahay ni Sir Dado. Tapos ngayon, yun nga, yung may pinangako nga ako sa Sir Dado na sabi nga sa kanya. Baka naman po pwedeng sendan niyo ako ng design ng Pinoy Survivor. So, pinasend niya sa akin. Ito yung magagalit siya siling, ha? Hindi. In-announce ko naman na ito ay para sa akin. Tapos si Sir Ling naman, siya yung naatasan ng punong abala para gumawa ng mga souvenir items natin. Kagaya ng mga t-shirt, mga hoodie jacket, mga cups, mga smugs ba yun? Tama ba yun? Smugs? Mugs pala pa. Smugs. Lisa eh. Lisa yun. Sorry guys. Lisa eh. Ay, smugs. Mag pala. Mag. Yung pangkapirape. Mugs. So ito. Smugs. No? Smugs. Smugs. Oh, yun ang ano. Yun ang tawag natin. Smugs. Smugs. Yung mga smugs na pangkapirape. Maraming order ng smugs. Ah, yun ang smugs. So guys. So ito nga. Ito yung design para kay Sir Dado. XL to Sir Dado. Ang double XL. Ayun, laki naman masyado ko. Ang ganun ba? XL lang kasi ako eh. Ayan. Ay, ano lang pala ako? XL din ako. Ayan o. Double XL. Ang lumalaman ngayon yung isa, yung design number 9. 139 yan. 139.
Yung may tatlong araw. Tapos may tatlong Thank you muna ako. Thank you muna. Okay. Thank you muna. Susunod ko na ito pagka nag-vlog ako. Yung ako naman, meron ako sa likod. Yan. Meron akong... Ay, yung ano? Yung pang... Yung stewardess. Ito yung ano, number one to eh. Yan yung number one. Yung three. Yun, ito. Ito yung three. Yung nine palang ano, ang nangunguna sa survey. Yung nine ang nangunguna. Malaki lamang eh. Malaki? Malaki lamang. May 100. Ang lamang ng 9 sa 3. So, anong, ito yung sumisig. Nung tinali ko, nung ano, aba, dalawa lang ang lamang ng 3 sa 9. Dalawa lang, mga ganun. Tapos eh, ngayon, katatali lang ni Leng, lamang yung ano. Pero di naman ganun karaming bumoto. Bumoto na kayo yung hindi pa nakakaboto kasi. Arampahan at papainalize na. Hanapin ko si Leng, ha. Pero salita ka lang. Si Sir lang, Sir Leng ang gagawa ng ano ng design na to at siya rin ang magpapagawa ng mga t-shirt kagaya ng sabi ko, hoodie jacket. So, yung design na lang ang inaantay natin. Yung mga gustong magano, mag-volunteer. Hmm. Pwede mag-volunteer, signify kayo kay Leng Bantes. Hanapin niyo lang magano kayo tawag dito, mag-message kayo sa kanya. Tapos hindi ko pakikialaman yung ano na yan eh. Yung kikita diyan. Basta ang ano lang doon parang nagta-types ng ewan ko kung magkano, siguro 10 pesos, 20 pesos para sa ating magiging pondo. Sa Pinoy Survival Community. Para pwede tayo makita-kita. Kunyari, sa EDSA, makita tayo. EDSA na to. EDSA na yung pinag-uusap kasi. EDSA. Summary ni EDSA, makita tayo, di ba? Naka-uniform tayo. Walang yan. Walang magdadala ng barel. Baka makulong tayo. Walang magdadala ng barel. Peaceful lang, peaceful. Hindi naman... For identity. Kasi may identity crisis tayo. Yeah. Pilipinas. Pero ang ano, kidding aside, yung pwede kunyari mag yung gustong kumita, pasok kayo doon sa grupo. Para kayo magano. Ang inaano ko lang, huwag masyadong mahalan. Para okay na mga 50 tubo siguro, ganun. 50 tubo for the effort. And then pass on doon sa o-order yung pagpadala, yung delivery, di ba? Yung charge. O kaya kung gagamitin yung platform ng Shopee, Lazada, what else? O, di yun na. And then, ilalagay ko yun doon sa aking vlog. Yung ano man yung Shopee name? Or Lazada account name. So, yun na. Yung link. So from there, order na, and then may magano. So yung mga nag-volunteer, you kati-hati kayo. Tama, may pati yan, pakawayan ninyo. Hindi, no? Kailangan talaga coordination. Okay yan eh, kasi kunyaring umabot tayo, ilan na ba tayo ngayon? 37.7. 37, no? 37 na kami. 8 point na eh, 37 points. Ay, 38 na. Magta-38 na. So sa 38, imagine mo, more than ang tigisa. Opo. On average, di ba? Lagay mo na sa 30 na lang. So, magka 50. Yun na. 50 pesos ang tubo. Malaki yun. Haki-haki kayo. Sama na rin yung mga trolls. Kailangan din namin kayo. yung mga trolls. Magka-order din kayo, mga trolls. Okay. Yung punto, para may pondo, so magtatabi, bahala na yung grupo ninyo, nila Leng, na itatabi para doon sa I don't want any part of it na pera. Hindi ko kailangan yung pera eh. Mas kailangan ninyo kayo yung ano. Hindi, ako naman, magpagawa lang ako para ipakita siya. Saka gusto ko rin ang sa akin, I see na it could be an opportunity para kumita yung iba nating mga sama. Okay. And be proud of it, di ba? Something decent na ongoing. And then, yung ating mga OW at saka mga Pinoy Survivor elsewhere, pwedeng magsuporta para magkaroon sila ng smugs.
Smugs, oh, yung mga smugs, mga kape-kape. O, kape-kape, di ba? O kaya yung cup, bull cup, ganito, bull cup. O kaya pin. Pwede ba tayo magpagawa ng ano? Yung beret? Pwede. Di ba bawal? Hindi, bakit? Ay, fashion yun eh. Beret, tapos ano yung banana plug na, ano? Yung plug na nakalagay sa atin. Ano yun? Di ba yung beret? Meron siyang plug. Yung pwede yan, di ba? Pwede, pwede. Ano doon eh, wala namang ano. Wala namang batas na hindi ka naman nagsasabi na isusot mo yung ano uniforme ng military. Pero is kay sino pwede sino. Sa beret yan ano? Si Ramos nga, isusot niya yung ano niya eh. Yung beret niya eh. Tad-tad pa ng medalya eh. Misang mukhang gago na nga eh. Maglagay nga kaya rin ako ano. Medalya, ikutan ko ano. Pag-iisip yan. Misan nga, mukhang gago na eh. Madami. May mga army, sa medyas nilalagay. Yung medalya? Mga medalya. Wala nang paglagyan eh. Ngayon, puno na rito. Para ano? Hindi, dokohan lang yun. Joke lang yun. Ganun ang army, maraming medalya. Tsaka marines. Ganun yun. Okay, so yun, para magkakita, magkumita. Then you divide among yourselves. Imagine mo, kung may umorder ng dalawa, okay, para sa buong pamilya. Yun na lang ikaw, sa 30 na lang eh. O, sa 30, then that's 30,000 yan, no? Then dami nun. That's good enough. Kasi so, para meron tayong mga pagkakakilan lang, yung mga uniform. The key there is ano, yung where you will get the supply. No? So, kunyari yung supply, stable yung pagkukuhanan ninyo. Somebody has to go dun sa mga pinubuhay mga ano na yan. Kunyari sa ano, sa underground economy, sa divisoria. Get it low. Sa palitay lang, cheap. Marami na eh. O kaya get it somewhere sa mga ano, get it low, pero pagka nakuha niya yon quality control. Para walang kawawa, mamaya may damage dito. Tapos ma-imprint and then pumasa dun sa quality control, mamaya pagka nakuha ng tao, mura ang abuti nyo, PI, yung murahin nyo. So kinakaya, receptive kayo, na pagka may palpak, palitan ninyo, papalitan, tapos nun na, yun na. Dato tayo matagal sa topic na yan. Pagsama natin sa dado, ano ba ito? Kasi kaya ako napunta dito guys, attend ako ng ano, Panagbenga Festival. Eh kanina lang, yun, yung dance parade. Sabi nila, street parade, pero nakita ko doon sa dance parade. So tomorrow, yung tinatawag na flower festival. Flower festival na ito yung may mga float ano tama? Float parade. Float parade. Parade na may mga bulak-bulaklak. Ganda ng bahay ko. Ano? Yan, ganda sir. Thank you sa pag-imbita mo sa akin yung bahay mo. Una-una pumunta rito. Ang ganda ng bahay sir Dado. Pa-share na kayo dito. Open siya dito. Magsabi lang kayo sa kanya. Bakit tayo? Huwag nga. Huwag nga eh. Pati mga Sparrow, pumunta rito. Ang laki ng bahay niya. Ito ay isang portion na ng bahay niya na pinakita sa akin. Pero ang lawak dito po. Meron pa nga pool doon sa likod. Ang laki! Ang ganda! Imagine, isa pa tip. Meron pa siyang pool doon sa rooftop. Tapos at the same time, may basketball court pa sa left side, sa right side, mga garden na yan. Langay-langay ito, may heater naman eh. Ano ba itong panagbenga? Saan ito nagsimula, sir? Ewan ko, nung dumating ako dito, meron eh. Ano lang, siyempre, bawat syudad kasi, kailangan nilang i-push yung what they have. Para pumunta yung mga turista na yung Baguio, inaano na tourist ano eh area destination di ba sa capital of the Philippines. So naisip na magkaroon ng panagbenga flower festival. So in bloom lahat eh. In bloom yung mga bulaklak kasi usually February to March bloom yung mga ano blooming. So yun, ginawa ano para nandaksa yung turista. And February also is the coldest
month. Weather, no? January, February. Mm-hmm. Yung pinakamalamig. March, umiinit na. Mm-hmm. Doon mararamdaman yung talagang exaggeration na yung pag umihi ka, magiging yellow. Yun naman. Parang pag-iimot. Naiimot. Ang kawawa yung mga senior, pag-iingin yan, papadiretso na. Wala nang arko, diretso pababa. Pag naluha ka sa sobrang tawa, biglang teardrops. Uy! So, ayaw mo. Baka hindi na matakot sa akin mga tao eh. Bakit? Eh, kengkwelo eh. Magkwento dapat tayo, kwentuhan tayo ng patayan para matakot sa akin mga tao. Hindi, ito nga eh. Kasi yung panagbenga, kaya ang pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, sir. Ay binuot yung panagbenga sa aking sariling research dahil yung nangyari nung 1995 earthquake, nung bumagsak yung kayak. 1995. Buti ko ikaw, alam mo eh. 1990. Kasi 91 yung pinatubo eh. 90. So, 90 yung earthquake dito. So, bubagsak na yung hayat. So, nagsimulang yung ekonomiya ng Baguio City. Talaga namang, wala, kawawa. Kawawa na. Okay, kita nyo, kadete, sila, sila, ano, kadet, akorta. O, kadete, mga class 92. O, di sila yung mga yearling, second year. Kasi, inabot sa, ano, sa 91, 92. O, tama. Mga yearling sila. Kaka-graduate lang nila Browner, 89. Nung kudeta sa Makati, yun. Kaka-graduate lang nila. Okay. Tapos yun nga, hanggang sa akin research, Sir Dado, kaya nga correct me if I'm wrong, biglang sumibol itong panagbenga na ito sa anong nakaraan na disastrous event. Eh, bumangon sila. Ito na nga yung panagbenga festival. Correct mo naman na yun. Ah, bakit? No, wala? Yeah. Well, buti ka pa. Alam mo, ako hindi eh. Hindi ko alam yung ano, yung parang... Yung story, ha? Ah, hindi ko alam. Yung kwento. Yung pala yun. Eh, ba't buti natanong sa akin, alam mo na pala yun. Hindi, nag-research. Malay, mali yung research ko, sir. Ha? Nalay, mali yung research ko. Hindi, napahiya ako doon sa mga viewers. May ilang taon na ba ako rito? 14 na yata eh. 14 years. 14 years na. I grew up in Pasig. Mm-hmm. I spent the rest of my life sa Pasig. Nahiwalay lang ako nung PMA, Four Years Academy. Tapos noon, mula noon, na, nung na-assign na ako sa, ano, sa Ranger. And then, ano naman, buti na lang na sanay sa hirap, gawa ng pagkasundalo. Mga ranger, sa lupa ka matulog, pasaka, gano'n ba? Wala kang kain, kung ano yung kainin mo, pwede. So, yun yung ano. Mabalik tayo sa panagbenga, hindi ko alam. Oo, yun yan, panagbenga. So, nagsimula sila doon, bumangon. Kasi ang sabi nga nila, panagbenga is ka from the word from Cordillera, panagbenga. Salita ng mga Cordillera yon na ang ibig sabihin, nagbo-bloom na nga, sumisibol ng muli. Parang ano, parang rising from the ashes. Oo, sumisibol muli. So, pwede ko kasing isipin na na lumilindol tayo ngayon. Ang dami ng nararanasan natin. Ay! Ating gobyerno ngayon. Hindi lang lindol, delubyo. Delubyo na. Di ba? Kung baga, Baguio City ay nagkaroon ng mga disastrous event noong 1990, sabi nga ni Sir Dado. At sila ay, umawang ulit dito, ang lang ekonomiya. Dito naman sa atin ulit ka, parang dilubyo na nga, sabi nga ni Sir Dado. So, ang hirap ng ano, kasi nagsimula tayo, Sir Dado, dun sa mga paratang na gaya ni, pwede pagsabot ba si ano, si former DG Bantag, sinundan ni Congressman Tevez na puro ano ba yung tawag na, publicity, black propaganda. At saka parang kampi ni Duterte. Ngayon si ano ngayon, si Pastor, si Buloy. Yun nga, bago na naman to,
sabi nga, nananawagan si Pastor Kibuloy para humingi ng suporta. May, kung ano, para kayong, parang nanonood kayo ng sine, no? Tignan niyo yung parang Marvel, o kaya DC Comics, di ba? Yung sine na yun. O yan, Lord of the Rings, di ba? Kung panonoorin mo yung isang part, baka mawala ka. Kailangan, maganda, panoorin mo yung buo. O siya nakikita mo yung buo. So, ang bot, sa lahat na nangyayari na yan, magkakonekte sa isang plot. Yun, isang plot. Na simple. Parang madaling maintindihan. Taong bayan, madaling maintindihan. May presidente na gustong gayahin yung footprint ng tatay niya. Kaya sabi ko nga eh, na in one of the kaninang interview yun, eh, ano yata yun, kay Jojo. Yung De Guzman. Oh, Jojo De Guzman. Sabi ko na you're nothing but a second-rate trying hard. Pusikat. Pusikat. So, ginagaya yung tatay niya, yung game plan. You have a president na ginagaya. Why? Because bumenta yung tatay niya. Kaya nung kumpanya, he tried to show na he's just like his father. Pati yung boses, pati yung mannerisms, etc. Pati yung walang ano eh. Walang binabasang gano'n. Pero ngayon presidente na, siyempre, basa-basa na, nagkakamali pa nga. Meron. Kaliwat kanan, gitna pa. Hindi niya kayang ano, talunin yung tatay niya. Oo, oh, wala talaga binabasa yun. Tsaka yung tatay niya, alam yung ginagawa. So, anyway, you have BBM. I may be wrong, ha? This is just my opinion. You have BBM trying to show that he's just like his father, if not better. Definitely better than Duterte. Yun yung kanya. Ayaw niya pakita na ginagaya si Duterte. Hindi niya kayang gayahin si Duterte. Hindi niya kayang gayahin yung tatay niya. Because yung dalawa are strong leaders. BBM is sadly weak leader. According to former President Duterte, weak leader nga. No, not only to according to Duterte. Filipino people nakikita na he's a weak leader. Nung kay Duterte, nung sinabi niya, yun yung pananaw ni Duterte. Alam ni Duterte. Eh, ay, makinig ng taong bayan. Ako, hindi ako nakinig. Binoto ko eh. Pero nung ngayon, after almost magto 2 years na tayo in 4 months, kita mo talagang weak leader. May namatay, hindi puntahan. May sakuna, nasa party siya. Diba? May nandun ka sa bansa na kung saan ka pumupunta, inuuna mo yun, pero kawawa naman yung Pilipinas. Saka may pinagawa sila evidences na nagpapatuloy na at yung time na nagaganap yung sakuna at yung party, sabay. Yung mati siya ng kasal. Bad talaga. And yung mga tauhan niya, nagkakaroon ng bickering. May problema sa Senado at saka sa Congress. May problema, basically buong Pilipinas, mataas ang bigas, etc. Nangako siya eh, wala rin naman. Yeah. Simple lang naman yung solusyon niya sa bigas na yan. Simple lang, lahat yan. Huwag mong payagan yung smuggling, tanggalin mo yung middleman. Ay, nako. May problema kasi, pinapayagan niya na yung middleman ataduhin yung tirahin ng taong bayan. Simple lang yan. Kung ikaw ang presidente, strong ka. I want it to end now. Parang Duterte. I want yung laglag bala. Pag hindi nyo tinigalit, pakakain ko siya yung bala. Di tumigil. Walang strong determination para gawin yung so, isang utos. So sinasabi ko, you have one president na trying to be like his father, copycat, no? Na he wants to stay on in power like his father. Parang ganon. Sabihin nyo mali ako, pero eh, ganon ang dating eh. And now, malayo pa lang, baka gustong i-ensure na yung anak, yung succession, yun ang susunod. Pero ang problema, yung mga Duterte. Ang problema, si Sara, si BP Sara. Tapos, kaya kinakailang, ma-eliminate si Sara.
yun yung ano, yun yung dating. Na hindi naman yung gaganunin, pero yung tipong yung i-discredit. Kaya lahat ng ano, kikita ninyo, yung plot, parang ano nga, parang ang Game of Thrones eh, na din nagde-develop, pero lumalabas, kung titignan mo yung overview, simple lang. Tanggalin si Sarah. Tanggalin si Sarah o kaya baguhin yung sistema kasi hindi kayang talunin si Sarah sa presidential ano, election. So, mangyari, takot na takot sila kay Sarah, takot na takot sila sa mga Duterte because ang tao mahal yung Duterte. Kasi malakas talaga, aminin natin hindi, malakas talaga si Sarah Duterte. Oo. Yun ang ano, no, yun ang talaga. Now, yung kay Sarah Duterte, bakit malakas? No? So, it could be yung father, kasi nag-perform. Parang ang Pilipino kasi, no, kung titignan yung political landscape natin, yung mga Pilipino, pagka maganda yung ginawa ng tatay, hahanapin yung anak. Parang utang na loob natin, yung anak, iboto natin. So, tignan nyo yung mga Cayetano. Oh, ayun, dyan dalawang mga Cayetano, nauna yung tatay. Diba? Tignan nyo yung, ano, yung mga Hoson sa Nueva Ecija. Tignan nyo, ang dami. So, eh, pati Marcos nga, kita nyo eh. Binoto pa si, ano eh. Diba? So, ganun din yung, ano, nag-perform yung tatay. And then, si Sarah mabango. Isa yon dahil sa pangalan. Pangalawa, dahil sa, on her own right, si Sarah, right now, is the best performing government official. Number one. Number one yung agency niya. So, talaga magaling si Sarah. In her own right. Kaya lalong delikado, delikado. Paano si Tambaloslos? Hindi siya pwedeng maging presidente. Bakit kinakailangan maging presidente si Tambaloslos? Bakit kinakailangan matalo niya si Sarah? Para pagka kay Tambi na, may ensure yung isa naman. Yung isang, yung anak ni si Sandro. So, dynasty yung nangyari. So, ang problema, pagka si Sarah nag-perform na maganda, ang susunod, sila pulong at saka si ano si Baste. Baste, oh. Oh, yung habang Duterte niyan. Wala silang pag-asa. Oh. Kaya hanggang yung palang si kinakat na doon. Oh, tirahin mo na. Eh yung problema, taong bayan eh marunong. Hindi na marunong ako taong bayan. Unless sadyain talaga na ginagago ang taong bayan, binabayaran ng taong bayan para mahati. Eh, kaya kita nyo ngayon yung San Damakal yung ayuda, mga ganun ba, bayad-bayaran. Kahit matino yung ibang taong bayan, alam yung nangyayari. Pero pinapairam nila yung nakawan sa pera ng taong bayan, tapos yun din ang gagamitin, didisay ka sa sariling mantika, yun na, babayaran ng taong bayan. Imagine, ang una kong alam dyan, yung MAEX, IEX, tapos meron tupad, tapos dati na yung 4-piece. Tapos ngayon, AKAP. You know, ano ko naalala ng AKAP na yun? Whoever will, ano, in the turn of events, ano, whoever will run the government, be it a new set of politicians, o kaya the armed forces, the military PNP, whatever will be the outcome. Kasi you have 7 scenarios to choose from, eh, sinabi ko. 7 scenarios. Gusto ko rin malaman yun. 7 scenario. Ang sa akin, dapat tanggalin yung ano na yan. I-outlaw. Tanggalin yung mga ayuda na yan. Because, kitang-kita na yung ayuda, gusto mo tamad ang Pilipino. Yun nga. Aasa ng aasa sa ayuda. Totoo. Wala kang pag-asa. Walang pag-asa yung bansa ninyo. Walang pag-asa. Kasi, konting bigay sa iyo ng ayan, anerasyon, 5,000, bibigyan ka. Tamad ka na. Hindi ako tatrol. Wala na, hintay mo lang every month. May ID. Utang na loob mo ngayon, the Filipino trade, utang na loob, na kahit diktahan ka ngayon ng barangay captain mo kasi may utang na loob na sinama ka doon sa ayuda, o kaya doon sa DSWD, sino yung sabihin, yun ang iboboto mo. O, paano ngayon nun? Or they continue to propel themselves in power, sino may manakopo, using
taxpayer's money. Kaya nga, kung sino man ang uupo, gusto nyo tumino ang Pilipinas, Filipino people, gusto nyo tumino ang Pilipinas, kinakailangan niyang ayuda na yan, tanggalin. Tanggalin. Paano nyo gagawin? Eh, paano ngayon kung merong ano, may mga tao na nangangailangan tulong? On that specific occasion, tsaka ka tumulong. Oo, tama. Huwag mong ililegalize na. Lagi na lang, nandiyan na. Lagi. It's just like ganito, guys. Guarantee letter. Ako mismo, TWD na ako, di ba? So, inatake ko sa puso. That time, humingi ako ng tulong. Pero yun na yung specific na sinasabi ni Sir Dado na doon ka humingi ng ayuda. Yung time na inatake ko sa puso, wala naman akong problema, wala akong pera. Ang binabayaran ko sa Philippine Heart Center is 480,000. Saan ko kukunin yun? Doon ngayon, papasok na sinasabi ni Sir Dado, kung yung situation, doon ka humingi ng ayuda. Hindi yung papangako mo sa tao yung ayuda na yun. Kaya nga gulo-gulo ng bansa natin. Anong date ngayon? 24. No? Before will be 25. Okay, 24. Bro. 24. Ay, the 25 natapos yung people power, di ba? Umalis si Marcos. So yung 24 nung gabi yung pinaka-critical. 24 nung gabi. So yun yung nagtatalo kami ng isip noon kung anong gagawin namin if the order to attack is given. Imagine yun, ha? This is the anniversary. Parang ito yun, 24. This night. Pumunta ako talaga dun sa kay Jun Kitley. Nakita ko yung likod ni Jun Kitley. Nandun siya, nag-a-announce siya. Nandun si Colonel Siron. Si Victor, class 79, Colonel Siron. Sino pa ba? Noe Wong, yung naging ambassador. Class 75 yun. So nandun sila, panay mga DND personnel. Dun sa Jacinto Building. Nung kay ano? Dito sa ano yun? Sa Kabyan? Bima pa. Okay. Manila. Sa Manila. Punta ko nun. Nirecon ko. Nasabihan ko nga yung gwardiya na umuhay pa yung gwardiya. He can attest to that. Dilima yung bala niya na tingga-tingga pa. Sabi ko, wala kang papapasokin dito. Yung pumasok dito, pumilit, barilin mo. Magtira ka ng isa, barilin mo yung sarili mo. Sabi ko ganun. No, never surrender eh. Pero sabi ko, ako, yung tropa ko, ang mauutusan na lusubin kayo. Sabi ko ganun. Pero, huwag nga mag-relax ka lang. Hindi kita lulusubin. Nasabi ko nga sa'yo kung paano eh. Sarado mo, ilak mo. Tapos pagka may pumilit, barilin mo. Ilan ang bala mo. Wawa ka naman, sabi ko. Titignan ko kung mapapadala kita ng tropa. Pero hindi na ako nakabalik. Kasi natapos na yung ano eh. Yung revolution eh. So, you see, ilang taon? 38 years. Muntik na magpatayan talaga nun. And here we are now. Ang tao humihingi na revolusyon. Yun yung binlag ko ng ano, kahapon. Humihingi na tayo revolusyon. Humihingi tayo ng ano. At dumadaing pa rin ang tao. Hindi na tayo natuto. 38 years. Muntik na yan. 38 years. Ang dami nang namatay in between ng mga tao. Ang dami nasira ang buhay. Maraming sumunod kala Colonel Honasan, kala kay Sir Greg, ano? Kasi after that, nung February Revolution na yon, binigay kay Cory. Doon nagkamali si JPE. Kasi natakot siya eh, na tinutukan na ng kanyon yung pwesto nila sa Aguinaldo. Oo, sa defense. So, pagka nung upa ka na sila, sabi kasi, surrender na kayo kasi upaan kayo. General Patugalan yung ano doon, yung commanding general ng ano, ng Metro Brigade. May bangkan yun doon sa ano, sa University of Life. Yung banda yung ano nila, Mayor Tigas sabi nga doon. Yun. UL. So Department of Education in. Well, ano 'yon eh. Well-oiled yung ano na 'yon, yung
Metro Brigade na yun, eh. Army yun eh. Supportado lahat yun kasi alam yun, pang ano yun, pang counter ng kudeta yun eh. Hmm. Parang sa ngayon na standard natin, counter-terrorist na ek-ek yun. So, lawyers yan, no? Si Patugalan. Incoming Commanding General ng Army yun. Class 57 yun. At that time, ruling ang mga class 57. Yung bossing ko, si General Browner. Siya yung Commanding General ng mga Ranger. Ito yung ngayon yun? Hindi na. Ay, yung Uncle niya yun. Uncle niya yun, si General Browner. So yun, yun yung ano. Dahil bibita sa bahay ko. Hi guys. Ngayon lang. So yun, yun yung ano. Ah, may bisita eh. Kape, gusto niyo? Kape, kape. So yun. Ang punto, 38 years nung dinaanan, tumanda lang kami, and now you hear people clamoring for change na naman. Ano ba yan? And then, ayun, Marcos na naman. Oo, di ba? Marcos Senior and then Marcos Junior ngayon. Baka malaunan, if we have change, and if we do not go for the change in the system, kaya yung sinasabi ko, kasi sabi ko, ang problema hindi lang yung puno eh. Yung ugat eh. Oo eh. Kailangan ng bulldoze eh. Oo, kaya mo talaga. If we do not do that, you will end up Marcos the Third. After a few years, after 30 plus years, 20 years, meron na naman Marcos the Third. So, ang dapat, hindi lang yung people power na. Hindi na. People power na. Pilipinas. Diyos ko. Alam na nila yan eh. Paano hadlangan yan? Hindi yun yung point. Ang punto ko, ang daling sabihin ng mga Pilipino, uwi kami dyan, o kaya sasama kami, nasa likod kami, people power na. Ang akin ang sinasabi ko, and I want you all to realize, no? It is more than saying na people power na. Kailangan isipin nyo, why are you doing it? Why? Because you want change. It doesn't end na going there basta sa kalsada, and then magpalit ka ng leadership, and then uwi na. Tapos nung trabaho na ulit, kanya-kanya na naman tayo. Ay, wala. Uulit yung cycle. Naroon pa rin kasi yung ano. Yung sistema. Yung puno. Bakit ba may korupsyon sa gobyerno? Kasi nga, balik tayo sa EDSA 1, ibinigay ni JPE sa mga politiko ni Cory na ang nangyari, yung kanyang... Ay, bata. Ako mo ba yan? Ako mo. Ha? Ako mo. Eh, mati ka sa pulo. So yung, ang ano doon, ang kinakailangan, yung mga tao, higit pa doon sa, ano, hilingin. Kasi tignan mo nangyari, pinasa ni JPE doon kay Cory. So, nangyari, ito na, tandaan nyo, if ang mangyayari ngayon is parang military ang papapel na gusto ninyo. Pumapel ang military. Sinasabi ng marami na armed forces, pumapel na kayo. Do you really want that? I'm telling you, no. Ako, kung sa akin kung pwede. Pero... No. You're trying to imitate EDSA 1. EDSA 1, di na kayo natuto. Nandun sila Enrile, nandun sila Greg Honasa, nandun yung mga RAM. And then, nung nagigipit na sila, humingi sila ng tulong sa mga civilian, tumulong ang civilian, tapos si Cory nakaupo. After nung nakaupo si Cory at hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Cory, ganun na naman. Kudeta naman. Sige, gusto ninyo mauna ang armed forces. O, tapos nang upo si Sarah.
O paano, pag hindi masaya at hindi nabigyan ng mga pwesto, ano, pwede... Ganun na naman. Wala tayong katapusan. Oo, paulit-ulit. Wala tayong katapusan. That's why ang armed forces, matatalino, ayaw nilang ma-involve. Ayaw na namin, ayaw ganun ma-involve ng armed forces. That's yung mga tao, mura kayo na mura, kasabihin nyo, nabusalan na, nabayaran na. Hey, how could you tell things like that ng armed forces at PNP binayaran na? Ang lulupit ng mga taong bayan. You have no right to say that because yung mga armed forces ninyo, nagagalit ako doon, yung mga armed forces ninyo, nagbuwis ng buhay. No? Lumaban yan para ma-maintain ninyo yung buhay ninyo ngayon. At hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon, nandyan sila. Yung mga na-retire, hanggang ngayon, nag-ihirap yung iba. No? Ako nga, walang pensyon eh. Tapos nun, here you are, ang dali-daling sabihin na nabusalan na. And mind you, may mga nagko-comment na, si Pinoy Survivor, natakot na. Oh, nabayaran na. Pati yung si Macanas, nabayaran na. Natakot na. Ang mga walang yaka yung mga nagsasalita ng ganun. Hindi nyo nakikita yung dumadaan sa damdamin at sa utak ng mga nanilbihan sa gobyerno. Hindi ko nabasa yung mga comment doon. Ano dahilan nila? Ano dahilan nila? Wala lang. Inaano lang nila na in-expect nila nagbablog. Eh, teka muna eh. Kinasuhan yung tao eh. At saka hindi nyo pag-aari yung oras niya. Si General Macanas, no? In fairness, si Maki, nag-ano yan eh. Meron siyang outreach program, no? Sa barangay, Talaindig, no? Tinutulungan niya, tapos may farm siya. May farm siya, oh. Nakita ko nga yun. Now, malay ninyo na he was advised by his lawyers na wag muna, hinay-hinay na muna, kasi may korte tayo eh. Ganun. Ikaw, huwag kayong mag-ano, huwag kayong nag-expect. Hindi yung sugot ng sugot, tapos mali pala yung pag-sugot. Kaya nga, ang sa akin eh, para yung iba nating mga kasamahan, mga Pilipino, sinasabi mga si Browner na bayaran na, si Acorda na bayaran na, etc. That's foul, no? Hindi yung magpapabayad yun. Ang disiplina ng military, alam naman natin talagang sa eskwelahan lang sa Camp Janhi, di ba? Tapos pagka nagkaanuhan na, iyak-iyak kayo. Sana kayo, nasana kayo mga sana yung mga armed forces. Binastos ninyo eh. Huwag yung babastusin yung mga kasundalo mo natin. Because alam nila kung saan sila gagalaw, kung kailan, at kung sino ang papanigan nila. Alam nila, you don't have to tell them. Ang tanong nga lang dyan eh, buti pa sila, alam nila yung timing eh. Alam nila yung timing eh, kayo. Ang titigas ng ulo eh, sinasabi ng iba, now na, or pinapasukan lang ng troll na para ma-checkmate kayo, ngayon na, and then mag-ano ka, and then fizzle out. Parang, sugo nung nung kino-complain natin. Kasi nga, ang ano dyan, gusto nila, what will work for them is, gaya nung tatay, sabi ko sa inyo, ginagaya yung tatay, extension, baguhin yung constitution, and then declare kay martial law. Now, what is the reason ng martial law? At that time, take yung ambush and relay. So, kung magkakaroon ng rason na itong copycat, magkaroon ng rason para magdeklara ng martial law. Yun ang masakit. Alam, gusto nyo? Yun ang masakit. Kasi alam ko dyan, yung mga nagko-comment, yung nagbubuyo. Pero, tao din nila yun. Pero, administration, kami, hindi kami natatakot sa martial law. No? Kung buka nyo mag-declare ng martial law, yari kayo. Hindi talaga. Lilitaw ang talagang kalaban ninyo. No? Maglilitawan yung kalaban ninyo. Akala ninyo, di ganun kasimple ngayon yung mag-martial law. No. We have gone through it already. Alam na namin yung ganun-ganun, yung pasikot-sikot. Kung magkasano, yung unang punto mo sa isang lugar, kakapakapakape. Yeah. Ngayon, second time around martial law. Alam na. Alam namin alam kung na. Ano yan.
And yung mag-implement ng martial law is PNP at saka AFP. Mahahati yan. I'm telling you, mahahati yan. Mag-declare kayo ng martial law, civil war tayo. Ano na mangyayari? I'm telling you already. Kaya, mga bobo, huwag kayong mag-declare ng martial law. Pagka sa naranasan na natin yun, kaya nyo, ano ba? People pa. Alam na nalang i-anticipate ka. Tapos martial law. Alam na rin ng tao. Vice versa ba? Hindi matatakot ang tao. Oo. At saka maglilitawan, maglilitawan yun, no? You'll make it easy for the CBP, NP, NDF to recruit people. Do you want that? Babalik na naman sila. Do you want that? Babalik na naman. And then you will have so many terrorism activities in the metropolis. Do you want that? And, yung sinabi ko yun na si BBM, the reason why he is still in power, dahil sa tatlo, Duterte, Sara, tsaka taong bayan. No? Now, sa ibang perspective naman, BBM can be still in power kung may martial law. At tsaka, Wala naman siya rason para i-declare yung martial law. Pangalawa, naalala ko na, kung magkakagera with China. Ah, okay. Okay? May ano yan, may possibility. Ayokong turuan kasi itong baka matuto itong mga advisor Ayan. Hindi, kasi if there is an incident in West Philippine Sea and that escalates the situation, no? And that triggers yung a closer alliance with our allies now, especially US, and might trigger yung mutual defense, no? We will be in a state of war. And we cannot just change our yung plight natin. We have to support yung armed forces natin. And then call to active service, etc. He will stay in power. Yun yung pero ang tumi na nun, di ba? Mag-create ka ng... Pwede nilang gawin yun. Pwede nilang gawin. Pero yun nga, matututo itong mga... When you create a scenario like that, it's just like creating a scenario nung kay JPE noon, fake, and then may martial law. Ngayon, kung ayaw nilang maulit, masabi, wala kang originality, gamitin mo yung martial law, mag-fake ka rin, and then gamitin ko niya rin kay Pastor Kibiloy na yan, Kibiloy. Gamitin niyo yan. O sige, instigate. Sabi, Pastor, sige, kami na, sunod na kami. O gamitin yung Rally 25, bukas, yung Rally bukas, kung ano man yung kakainan niya bukas. And then mag-roll over. And then enough for the government to declare, boom, kunana, martial law. Diba? Pero mas posible yan, kumpara dun sa sinasabi kong isang senaryo na mag-escalate kayo bigla sa West Philippine Sea. Ituwag eh. Weak leader eh. Kaya takot yung mga yan. Pero kung from my point of view, gano'n ang tirada para ma-escalate mo, alam mo naman hindi, yung kumbaga sa dadaan ka sa tightrope, yung dadaan ka sa alanganin na pero alam mo yung resulta. Calculated yung risk mo. Kasi nandiyan yung kano eh. Nandiyan yung kaibigan mo eh. Ang dami eh. 16 na yan. Ambitious? Head ka. Ilan ba yung ginto na deposito? Ang dami nun. Ilang bago? Inangako yun, bago nila yung mag-election. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Buti ka pa, alam mo. Sa Facebook, mga vlogger talaga nang sabi. Yung mga ni-donate lahat mga ginto ng mga nakarang Marcos. At ito ang magsasalba sa ating bansang Pilipinas. At kayo, magkakaroon kayo ng ginto. Meron, ang daming vlogger mo. Kilala natin yun, yung mga vlogger mo. Eh kaya nabuto yung mga tao. Mataas expectation, wala naman ng ginto. Yung mga ginto-ginto, talaga gold.
balitaan yung Talano. Oh, alam ko yung Talano. Oo, oh, yung Talano. Parang napaka-imposible nga. Yeah. Sa titulo lang ang Pilipinas. Eh, bakit hindi na ano ng Kastila yun? Yeah. Well, anyway. Mas yung Borneo. Wala sa atin yung Borneo. Ah, yung ano, yung Sabah? Oo, oh, yung Sabah. Former Borneo yan. Hindi naman Sabah ng ano yun. Nung, kung alam nyo guys, ang Sabah, nung araw, Borneo yan. Pag nakikita mo yung mapa ng Pilipinas, may ulo yan, may kamay, parang ano nga eh, parang langgam. Ano nga yung pagka sinasabi kasi Sabah, ang natatandaan ko si Senator eh. Bakit? De Lima. Bakit? Ano? Sabah. Joke. Oh, joke lang. Pero talaga, Borneo yun. Nakikita natin sa mapa yun eh. Tapos, ito yung pinaka-buntot ng ant. Ganun yung picture naman natin eh. Well, sa tas narito yung Borneo. Ang may-ari nun is Sultan. Ganun. Sultan of Brunei. Sultanate of Sulu tumulong sa Sultan of Brunei. Nagkaroon ng internal conflict, war yata. Tumulong, nanalo, pinangako ngayon yung parte ng Sabah. Yun. And anyway, pero Borneo nagkapatan. Tapos noon nagkaroon ng ano, pinalis sa British ano, egg na company na for 99 years. And then ayun, napabayaan tapos sa pinabayaan ng Pilipinas. Ayun na nangyari. Lulusobin sana ni Marcos yun eh, na senior. Yung sinasabing Operation Javita. In-expose ni Ninoy. Ngayon, gina-claim ng armed forces ng ano, ng military, wala yun, wala. Pero I was ano, lucky na yung nung in my early years, nakausap ko yung mga officers na involved dun sa Javita na yun. Yeah, mga instructor. Isa, dalawa, tatlo, apat yung mga nakausap. Advance party na kausap ko. Nandun na sa Sabah. Nagtitinda ng ano, sorbetes. Captain. No. Tapos na may in-expose. Kaya naipit sila dun eh. Kaya, pero may lumalabas ng balita, puro mga Muslim yung kinuha ng Marcos Senior. Tapos biglang ano, nagreklamo yung mga Muslim na parang set-up. Ewan ko, hindi natin na lang yung hindi umano lang yun, guys. Yung mga istorya na yun na puro Muslim na kumbaga, inilagay sa isang lugar, tapos yun. Ang kwento kasi na natuklasan, tapos nung they have to sweep the rug, sweep it under the rug, na para hindi obvious, kasi exposed nga, they pina-liquidate lahat. Yun nga. Pinapatay lahat, hindi naman namatay lahat, may nabuhay. Pinabuhay, kumanta. Na yun yung kuwakanta. Ewan ko. Hindi umano pa rin yung istorya na yun. Wala tayong idea kung ano talaga. Ang pwede ko lang sabihin, based on what I know, mga taong nakausap ko, there was indeed training. Okay? Yun talaga training. There was indeed training. And the same person na involved, na captain at that time, sinabi niya sa akin kung sino yung mga involved na mga captain din, captain, first lieutenant, etc. Sinabi yung mga involved. Wala nga sa libro. Sino involved doon? Ha? Sino ka na involved? Sino? Hindi yung sumama. Hindi ako kasama. Bata pa. Ano pa ako noon eh? High school pa lang yan. Ano pa lang ako noon? Elementary. Pero yung dinukwento niya, because he tried to pull it off again, yung involved na isa, nakausap si ano, si Ruben Canoy. Na you remember Ruben Canoy, yung lumutang yung pangalan niya ngayon na dahil sa One Mindanao. Kasi siya gusto niya mag-iwalay yung Mindanao. So kinakausap siya para magkaroon ng 200 na bangka. Yung may katig ba, assault boat na pupunoy ng mga armed people, ilulusog dun sa Sabah. So, that was 19... before the coup. 89.
So, yeah, eh, kinukwento kasi na ano, pero yun nga, hindi natuloy na kasi nga nangyari 89 ko. Ang daming namatay. Na, anyway, best na hindi nyo alam. It will die with me sa, it will be buried with me. Maraming mga, ang problema natin ngayon, yung bansa natin, hindi mo malaman kung ano eh. Kasi, ang mahirap dito, yung magamit ng tao. No? Magamit yung tao. Pinaglaro na kayo ng politiko eh. Kayo ba natutuwa, no? Pilipinas? Natutuwa ba kayo? Na sigaw kayo na sigaw. Pero ano pumapansin sa inyo? Di ba? Wala naman pumapansin. Gusto nyo na, now na, now na. Wala naman nakikinig. Gusto nyo ngayon, may vacuum ng leadership. Wala namang umaabante para ako na mag-lead, ako na mag-lead, di ba? Eh wala, sino ba namang interest? Yung ano ba tawag dito? Yung manifesto eh. Ilan na ba yung manifesto natin? Wala pa, mga ano lang yun eh. Wala pang 20. Wala pang 20. Pero nadadagdagan. Pero yun nga kita nyo. How can you unseat a duly elected president ng 31.6 million with only 20, less than 20,000. Ano ba yan? Di pwede tayong dictatorship, nasa democracy tayo. Kaya nga, if there are only less than dapat nga, mga 30 million yan eh. Okay, yung kalahati, yung 50% plus 1 eh. So kung 16 million, dapat may 16 million ay pakita ka. O sinong lumalabas? Wala. Eh kahit nga kunyari, ikaw, lumakas ang loob mo, pinainom kita ng pinainom ng Milo. Spinach, papay na. O super matang. Malakas ka na ngayon, ikaw na ngayon si Tor. O di, tatayo na sa EDSA, siya na mag-delete. O ito na, o PNP, EFP, huliin nyo na ito. Ako na nga naman eh, yun nga. Tatayo na sa EDSA. O, lalabas ba kayo? Yun nga, problema. Because not all even know that there's a problem. A lot of people do not even care that there is a problem. Madami, madami. So many Filipinos, whether they want it or they understand that there's a problem already, or intentionally na hindi nila naintindihan, o talagang wala silang time na intindihin kasi hirap sila. Kailangan lang ng trabaho, mag-trabaho. Which is yung game plan nung Lord of the Rings o nung Game of Thrones na si Copycat, habang ginagawa nila yan, nagdi-divide and conquer, ginagamit yung batas para madepensa nila yung sarili nila, para lahat ng kalaban, yung mga allies ng kalaban, mayari kayo, lahat. Tapos nung pangalawa, yung pera ng bayan, kukuhanin nila and then ibinabaya doon sa mga nangailangan. That's why we will end up with the Philippines na paikot-ikot lang yung cycle na ganyan. How do you solve the problem? Yung sinasabi na one day, isang araw, kinakailan lumabas kayo. Na alam ninyo yung bakit ilalabas. Kasi yung lalabas ka, parang mag-selfie-selfie ka lang. Mag-ano lang kayo. Alam, may alam kayo na nasa sa puso nyo kung ano yung nangyayari. Yung sinasabi nyo ngayon na EDSA 3. Marami nagsasabi EDSA 3. EDSA 3, and then what? Mag-EDSA 3 tayo. O sige, nagpakita kayo ng milyon. O paano? Alam nyo bang, and then what? Yun nga, yung susunod na bang. Because ngayon, ang mga vlogger, no? Kung ano-anong pinag-uusapan, problema nito, problema doon, yung Congress, yung Senate, si BBM, si Ontiveros ngayon ang laman, si Kibuloy, di ba? Tapos mga Duterte, etc. Yung mga investigasyon. Doon busy mga vlogger. So, okay, educate people. Na-educate yung mga tao. Pero while you're educating people, walang
ano po talaga yung problema? Yung root cause. Oo, yung root cause ng problema. At saka yung solution doon sa problema. Kasi hanggang di tayo aware kung ano yung root cause ng problema at kung ano yung solution, anong gagawin mo? Yeah. Mag-edge sa tayo, yun ay solution. Hindi. Mag-change over tayo ng government, yun ay solution. And before you know it, nag-e-elect na naman kayo sa 2025 ng mga tarantado, yeah. No, mga gago. Konting pangako, eh, nakuha na kayo. Konting bayad-bayad, nakuha kayo. And then, mayroon pang problema sa COMELEC. Even COMELEC is part of the problem. Yeah. So, gusto yung isara ang Senado, gusto yung isara ang Congress, idamay na yung COMELEC. Mm. Why? Are you happy with their performance? Tignan nyo mula 1986. 86. Yeah, ano nangyari doon kay Miriam Defensor Santiago? Siya dapat yung presidente doon. No. O ba't siya natalo? Because na... Ang laki ng lamang no. Bakit siya natalo? Ang nanalo si FBR. Tama ba? Focus, focus. Fernando po. Fernando po at si GMA. Na-remember yung I am sorry? Isa pa yun. Am I Hello Garcia? Am I gonna lead by 1 million votes? Na alam niya yan? Natatandaan niya yan? Yung scandal na yon. Panalo dapat si... Fernando po. O, paano nangyari? Bakit natalo? Again, COMELEC. Diba? COMELECTA. So, nag-automate tayo. Sa tingin nyo ba na-solve yung problem? Automation? Hindi. That's why ang laki ng problema ng Pilipinas. Itong sistema natin ng corruption talaga. Kaya kinakailangan nyo, ewan ko, laki ng problema ng Pilipino. Ikaw, yung narinig kong solusyon sa'yo, Sir Dator, talagang i-reboot. Ako naman, may napanginipan. Mas may maganda kasi sa reboot. So, napanginipan ko, parang ano yan eh, sabi ko, sa panagin ko, reboot, bakit reboot? Sabi ko, may nag-suggest sa akin, kung may virus, kumuha ka lang ng ano, live blood ko yun. Virus cleaner. Pero, wala eh. Pag, doon sa panaginip ko, nalinis yung virus. Pero, 1 to 2 days, 3 days, tama meron naman. So, sabi, lalo na, pagkabukas ng bukas ng ano, corn hub. Mabavirus ka naman, virus. Pasok na po. Inano ko rin yung I love you virus. Ang daming ano nun. Pero, ang nangyari doon sa nag-create ng I love you virus yun. Na ano pa, naging empleyado pa ng ano, ng Amerika. Di yung ano, naging ano yun. Naikwento ko na, yung second to the last block ko, naikwento ko, na, yung may family gathering, no, na naikwento ko na, nanaginip ako. Kaya yun, isunod lang ko ngayon. Yung nanaginip ako, totoo na naginip ako. Yung mga gago na hindi naniniwala, managinip din kayo. Marunong pa kayo sa panaginip ko, di ba? Ako nagdasal ako, Lord, ito, tulungan mo naman kami kung paano namin, ano yun. Simple, di sumagot yung anghel ko. Oo. Di binulong. Ang problema... Pangitain niya, guys. Ano yung ibig sabihin ng siya? Alam nyo, sa akin, ang problem sa akin, di na naginip ako, very clear. Hmm. Pero may times kasi na pagka bigla kang ginising, bigla kang... nakasawsaw ang ganyan doon sa ano eh, yung sa, kunyari, book of life, no? Nakikita mo yung nangyayari, tinaturn yung page. Nandun ka, tinaturn yung page ng angel mo, yung scripture, nababasa. Parang ganun. I like to, that's how I'm trying to explain it para maintindihan nyo. No? So, nakikita mo, even sometimes, lotto numbers, nakikita. Nakikita. Pinakailaman na nila Mel Robles. Maging millionaire. Hindi na ako magiging millionaire. Dati kasi nakita ko yung lahat eh. Yung numero eh. Nakita ko. At saka kung kailan. So, ganun. And then, ang problema kasi, pagka bigla ka nagising, hindi ka ready, bigla kang tanggal doon. Wala na sa hindi mo maalala. I'm now in the process of trying to remember everything and then gusto ko mga managinip ulit. Pero naikwento ko nga yung
mga bits and pieces eh. Now I'm trying, nilist down ko na yung mga important points doon, and then I want to blog about it dun sa buhay ko na kasi dalawang part yung aking ano eh, yung aking channel eh, no? Isa is talagang buhay ko as it is unfolding, at isa is yung survivors community interaction saka yun sa community. So siguro pagka ano, blog about it, pagka nakompleto na, yung ang number one talaga doon, nag-declare ng ano, ng People's Revolution. NEP, ano? Doon sa pangitan mo. Nag-declare ng People's Revolution. Hindi people power eh. Hindi. People's Revolution. So, some will say na, oy, illegal yan, illegal. Tegago! Ano to eh? Panaginip nga, sineshare ko nga na sinasabi ko nga yun yung ano, yung tugon na para hindi paulit-ulit. Kasi yung puno nga eh, yung puno na ugat. Kailangan ng nag-declare ng People's Revolution. Yun yung unang-unang People's Declaration. Okay. People's Declaration. So, pakinggan nyo lang yung vlog ko doon pagka ano, I'll try to remember. So, related siya eh. One, declaration muna ng what we are. Ito eh, revolution to ng taong bayan. Yun yun. Yung declaration number one. And everything else follows after that. Doon sa declaration na yun. Kaya nga, affected na ako nung sinasabi ko ngayon sa dahil dun sa nakita ko dun sa ano dun sa panaginip na number 2 ang tanda ko is death penalty. Diniklir ka agad death penalty. Imagine yan. Ang tagal taon. Ngayon, bihingi na naman itong mga senator ng second term. Yung binoto natin nung panahon ni ano ni sila Bato, no? Sila Bato, sila Bongo, yun. Ito matatapos na mid-term, eh. Oh, mid-term. Isipin mo yung 6 na taon nila, time is up. Hanggang ngayon, wala pa yung death penalty. Yun nga. When they campaign, sinabi nila... Sinabi nila yun. Oh, sinabi nila. Maako nila yun. Pero hindi nila kasalanan, in fairness. Because binabara ng mga nakaupo. So, yung mga nagsasabi na mag-senator ka, mag-senator ka, mag-senator kayo, si DG Bantag, senator, si Roque, senator, Trixie, senator, di ba? Sino pa? Si Vic Rodriguez, senator, no? You know, ang daling sabi mag-senator, pero pagkakunwaring nagbotohan yan, 24, at tatatlo lang kayo, wala, lunod number kayo. Number games kasi yan, games, Congress at saka Senate. No matter how number good games. You are, good your intentions, at nandun yung sistema, yung Resolution 10 eh. Wala pa nga yan. Wala pa nga yan. Ko rin binablog yun. Resolution 10. Even si kapatid, si pambansang ate, si Aimee, na ang daming gustong tumakbo siya as VP ni Sarah. Or kaya maging VP siya ni Sarah pagka nagkaroon ng changeover. O kaya patawarin siya. Alam niyo sa akin, ano? Pati si, ano? Tugtong ako na. Pati sila Tolentino na magaling. Schoolmate ko yan, ha? Bugate. Magaling si Tolentino. School. Magaling si Tolentino. Si ano? Magaling din. Si Pimentel. Hindi naman. It takes, may sense siya. And all the other senators. Ang problema, eh yung Resolution 10 eh. Sa akin kasi, ang tingin ko sa kanilang 24 ngayon, ganyan silang lahat sa akin. No? Ako lang naman yon. Pero, look ah, hindi nyo nga pansinin yung taong bayan sa Resolution 10 eh. Legal lahat yun eh. And then, yan dyan si General Lacson, Senator Lacson, nagsasalita na illegal yung ginagawa ngayon. Oh, come on! Illegal! Eh bakit nyo? Ikaw nga nag-recommend ng Resolution 10. Di ba? So, Senator Lacson. Nandiyan si Senator sa Hunasan, sinasabi,
tatayuan ko. Ako, si Sento Ringo Munasan, Pilipino. Hindi ba? Again, resolution din. Because he was there. Si Trillanes na sinasabi ganito, ganyan. Oh, yung ICC, ha, wala na, lilitaw na. Resolution 10. BBM, presidente ninyo. Again, nandun siya, resolution 10. All these people, all these names, ang sa akin, damaged goods na. Return to sender dapat silang lahat. Hindi na dapat iboto ng taong bayan. Ako lang naman yon. Pero kung kayo, nagpapaloko kayo sa mga salita ng mga yan, bahala kayo. Yan ang gusto niyo Pilipinas eh. Lulukohin kayo. Continuous. Sir Tato na ano eh, na yun sa iyo, na may minamigap sa iyong reboot, ako naman, pagkatapos kung kumuha ng mga antivirus at hindi rin naalis, kasi naroon pa rin eh. So, ang sabi ko ano sa vlog ko? Palitan. Amin na yung computer na yan dito, ang dami mga installment na dito. Mag-ano lang ko, hindi nyo kaya i-cash yung bagong desktop. Okay, sige, nandun tayo, palitan nyo. Now, ang problema, ngayong nagpapakilalanan, o sino yung maingay? O maingay si ganito, sino yung ganun, sino yung ganyan? And then, uy, may tumatayo na umaangat na leader, no? Pagka nakita na na pumupuntos na, naglilitawan ngayon yung iba, na nakatago ngayon. Yun yung problema eh. Maraming lilitaw na magaling na ang ganun, etcetera, etcetera. Alam nyo ba pagka kunyari nag-reboot tayo, maglilitawan dyan yung mga nakatago ngayon? Why? Because they want a portion of the pie. Kaya ngayon naging problema, naging handicap nung panahon ni Cory na nung sila yung naupo, ang daming kala mo ang babait, ang tikino, yung pala nung nakatikim ng pera at ng power, kami naman. Di ba? So, 38 years tayo. Ayan, ganyan. Ulit-ulit. Alam nyo ba, dapat nga ang standard ng isang senator at ng isang congressman, nagsimula yan, putragi sa akin yan, firing squad yan, pagkamayaman eh. Talagang sa totoo lang, firing squad, para sipin mo, ang hihirap lang yan dati. Ngayon eh. Ang yayaman ngayon, yung mga ganun ba? Eh hanggang hindi nga binabago yung sistema, walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit tayo, lagi tayong galit, lagi tayong griping, lagi tayong umiiyak, lagi tayong hilahod. And ang masama dyan, gaya nung sinabi ko sa inyo, yung puno dati, ganito lang, ganyan lang ang laki. Kaya mong, yung mga whip ang tawag eh, yung 1-year-old, kaya mong ganun-ganunin. Kaya mong itumbang ganyan, di ba? Pero habang tumatagal, lumalaki. Hindi mo na kaya eh. Kasi mabibilang mo yun. Pagkahin natin mo sa tayo, ilan yung set? Ina mo, yun at ako, right now yung puno, 38 years na. 38 years na yun. Kaya nyo bang itumba yun? Malaki na yun. Na kailan lagariin nyo? Malaki na yun. And kahit lagariin nyo yun, tabasin nyo ng tabasin, tutubo siya. Kasi yung root system niya, extensive na. The root system, I would like to stress, people in government now, yung connections nila sa mga businesses at sa mga offices, very extensive na. Yung connection mo sa COMELEC, yung connection mo sa BIR, yung connection mo sa Customs, yung connection mo sa Armed Forces, saka sa PNP, virtually in all agencies, extensive na. Kahit na simentohin mo pa yung palibot ng puno na yan para hindi lumitaw, kung mapapansin nyo, ito, totoo nangyayari ito, makikita nyo yung sidewalk, pagka nasa malaking puno, itutulak niya kahit gano'ng katigas yung konkreto na ano. Makikita nyo, nagkakarap nung may litaw na yung ugat. Kaya nga, walang mangyayari sa atin kung hindi ninyo iintindihin yung pinaka-problema. Maglalagay kayo ng ilalagay ninyo, kunyari, tanggalin nyo si BBM o ipalit nyo si Sara. The same system. Ganun pa rin. We will end up
Sarah may be pure. She's very pure. Hmm. O paano ngayon yung ano, yung mga nakapaligid? O diba? Paano yung mag-take advantage? Yeah, for that matter, pwede naman si BBM, you would like to look at it na inosente si nakuting si BBM. Hmm. Ang gago yung mga nakapaligid eh. Hmm. Oh, amuyong. May mga amuyong. Hmm. O yung si Tamba. O, dami mo na kunyari yung... Eh, paano ngayon yung ano eh... Eh yun nga, because the system allows it. So, are we attacking the right problem? Or are we dealing with personalities na nalilingan tayo? Ang talagang problema talaga is yung sistema. Bakit nagkaganon yung sistema? Kasi pinayagan natin. Kasi may konstitusyon tayo na umapayag sa ganon. Kasi meron tayong mga politiko na ginanon yung sistema to favor them, and here we are now, umiiyak. You know, balik ako yung panaginip ko. Ano? Ang gusto ko doon na parte, yung isa eh. Yung Resolution 10, may tapat yun na ano eh, na Declaration Number 10. Hmm. Umabot na ako hanggang 12 eh, yung natatandaan ko hanggang 12. Hindi ko maalala yung ano eh, yung iba. No? I'm trying to recall. Yung 8, maganda. Happy ako doon eh. Ano ang dapat na, itapon ko sa inyo, ano ang dapat na state policy sa taxes? Ano ang state policy sa taxes? Taong bayan, makinig kayo. Sagutin nyo ito ha. Maganda ito eh. Nagbabayad ka, nagtrabaho ka. Kinuha ko yung pera mo, 30% tax. May bat pa nga, di ba? Etcetera, etcetera. Pero yung tax kinuha ko, di ba? Pagka matanda ka na, o PWD, exemption ka na. Okay. So, yung mga kumakayod ngayon, kumakayod, mga 18 years old, nagtatrabaho pataas, 20 plus, nagtatrabaho, kung kinakaltasan ka ng tax lagi. At pagka hindi, merong punitive na ano. So, pagka hindi ka nag-declare ng tax, at may ano ka, meron kang kulong, pagka hindi ka nang ganun ng tax. Pero, anong guarantee na yung pera mo na pinaghirapan mo ay gagastusin na maayos? Yun nga. Kaya nga yung Declaration 10, Declaration 8, 8 eh. Ganda nga yung pan dun eh, kasi 8, infinity, bumabalik sa'yo. No? So yung Declaration 10, the way I recall it, the state policy is the state will ensure, that's how it was worded, eh, the state shall ensure that the people's taxes will be properly spent, di ba? Accounted for, ganun yung wording. Hmm. And then ibabalik sa'yo. Putra guys, paano yun? Ibabalik sa'yo. 40 years, 60 years, 80 years. May span ng 20 years, okay kayo, span ng 20 years, na after 20 years, starting from 20 years old, at the age of 40 years old, crossroad yon, crossroad, mag-enjoy na lang ba ako? O magre-resign ako, magre-retire na lang ba ako? Kasi meron na akong 20 years eh. Optional na ako. GSIS o kaya SSS. Tama? So meron na akong matatanggap. Armed Forces ganun din, may 20 years optional. So, at the age of 40, alis ka na. Meron kang lump sum. Pero ito, makakatulong dahil sa ibabalik sa iyo ng gobyerno lahat ng binayad mong tax, income tax, after 20 years from the time na nasimulan. So, kung kunyari nasimulan ngayon, 20 years thereafter, kung edad mo ngayon ay 30, after 20 years, eligible ka. Tama? Eh kaso, alanganin, di ba? So, bilang ka ulit, basta 20 years, 20 years. Ang punto, 20, 40 years old, tanggap mo. Ngayon, tanong, magkano yun? Depende sa inuhulog mo. Pwede ka makatanggap ng 500 lang, lahat yun. Walang interest. Ang pinaka-interest ay yung good governance.
Kasi ginamit yung pera na galing sa iyo, pinahiram mo lang. Pinahiram mo, ha? Yun yung state policy. Nagbayad ka, actually, di bayad eh. Pinahiram mo sa gobyerno mo yung pera, pinagsama-sama yung pera ng lahat ng Pilipino na nagtatrabaho. Pinaghirapan. Hmm. Yun ang keyword, pinaghirapan. Hindi pera ng gobyerno yun. Pera ng taong bayan. And up to this point in time, ano ba sinasabi ninyong ginastos yung pera namin? Ginastos ng Senado, ginastos ng Congress, yung insertion, etc., etc. Yung resolution 10, pera namin. So, kung ganun yung state policy na yung pera hindi kanila, hiniram lang para gamitin in 20 years, making it a point na kikitahin niya. May mga gastos na wala na, bye-bye, may mga ganun. Kasi sweldo, maintenance ng agencies, etc., etc. Pero kung if you will do the math, yung mga kontra dito, ilagay niyo yung pangalan niyo, di kayo kasali. Yeah. Oh, ganun lang naman yun eh. Yung mga kontrapelo, ilagay niyo yung pangalan niyo at sabihin niyo, hindi kami sasali dyan, mga gago. O di wala kayong in-expect sa gobyerno. Pero the state policy should be after 40 years, 20 years at age 40, from 20 to 40, ibabalik sa iyo lahat ng ibinigay mo as income tax. No? As income tax, ibabalik sa iyo as rebate. So kunyari, computing natin, sumusweldo ka ng 20. Monthly. 20 monthly. 30%, 6,000. 6 times 12. Well, 6 times 12, de, 36, dapat nga 13 eh. Kasi nga may ano pa eh, may tax din yung 13 month pay eh. So 6 times 12 na lang nga mo. 6 times 12, 72. 72. So, on the average, na... On the average, 100,000. Kasi mag-promote ka eh. Tama? On the average, 100,000. Di ba? 100, 100, 100. Straight. Straight line. 10 years, 1 million. 20 years, 2 million. May expected 2 million. At the age of 40. Tingnan mo ngayon, kahit nga ngayon eh, ngayon pa lang eh, sa 2 million mo, sa 40 edad mo, abe, makaikot ka na. Makatayo ang negosyo, makabili ka ng lupa, na farm, di ba? And then makapagtanim ka. You can do what you want. Pero may pension ka pa na in-expect. And then another 40 years, another 20 years at the age of 60. Ganun pa ulit. Another lump sum na makukuha mo. From the government. Oo, nakukuha ko nga. Ewan ko sila. Eh, wala akong pakialam kung hindi nyo naintindihan. Sorry na, yung mga kontra, di huwag kayong maintindihan. Basta ako kinukwento ko, ikaw, bahala akong mag-vlog. Ako. Ang punto, every 20 years. So, 60, and then 80, and then kung buhay ka pa, 100. No. Bakit? Pinahiram mo lang sa gobyerno yung pera mong pinaghirapan. Umapayag ka na gamitin ng gobyerno para infrastructure, para gumawa ng mga kumpanya, nakikita. Tsaka pala, baka mong makalimutan, isa doon sa declaration, kuryente, tubig, internet, pag-aari ng gobyerno lahat yun. Yun ha? Pag-aari ng gobyerno, kaya yung iyak-iyak na mahal yung kuryente, etc. No. Hindi na pwede ibigay sa private sector. The state gets it back. No? Magbayaran by eminent ano, domain yung system, concept na, hindi, na kailangan balik sa gobyerno yan. Kuryente, tubig, lahat, internet, etc. So, the state provides for it. Sa atin nga yung kuryente nun, ewan ko pa. So, anyway, balik ako. So, yung tao, kumbaga, no, babalik sa'yo yung pera mo, meron yung 1 million, 2 million. Ay, kung sumasweldo ka ng 30,000, 30,000, 40,000, 50,000. So, ang punto, walang interest, bumalik lang. Bakit? Kasi yung pinaka-interest is nararamdaman mo as government. Government service. No? So, computing nyo ngayon. Ilan ang 40 years old ngayon? 10 million na kamo. 10 million. 10 million. So, kung titignan nyo yung structure ng ano natin, age, no? Ganyan. Ito yung matatanda,
ito yung bata. Mm. Yung instruction natin, no? Ganyan. So yung kalagitnaan mo is mga 10, mga ganon. 10, 7M, 8M. Ngayon mo ng 10. So kung imagine mo yung 1M times, ano, times 10M, di ba? You're talking of 10 trillion. Yun ang ibabalik. Ilalabas ng state yun. Para bumalik sa'yo. Para bumalik dun sa year na yon na 20-year-old and so on and so forth. Therefore, yung pumasok sa iyo na pera, kinakailangan, yung state, ang iniisip niya, merong portion doon na ilalagay ko yung pera such that babalik sa akin yon para mabayaran kita. At kasi yung ibang party doon, hindi ko na, wala na, goodbye. Pinangsweldo ko lang eh. Diba? Dapat gano'n ang utak ng estado. Hiniram ko lang yung pera. Kung kunyari ko, kung hiniram ka ng pera sa banko, gagamitin mo sa negosyo, ay, maniwala kang ginamit mo lang sa negosyo. Diba? Iba, bibili pa ng kotse, bumili pa ng ganito, diba? At yung natira, yun na lang yung panginegosyo niya. Pero nalulusutan nila eh. Mamanage nila properly. How much more ito 20 years? So kunyari, ginamit ng gobyerno na i-develop ang isang lugar. Lahat ng turista doon pupunta. Minarket niya. So kikita. Kikita yung gobyerno. Kunyari, gumawa siya ng isang ng oil exploration, oil rig, etc. etc. Kumita siya doon. O kunyari, pera nilagay niya sa ating sovereign, ano, sovereign punishment. Kaya, kayang gawin yun. Kaya talaga. Pero maganda yun, magandang isipin na, nga ano, eh, ingangako eh, masaya naman ako after 20 years, meron ko in-expect na babalik sa akin. Open na ba dun sa aking retirement, dun sa aking pera. And the attitude should be like that para yung gobyerno, hindi ganyan na kaliwa kanan, hindi naman nila pera. Nakukurap. Kaya nga, magagawa yun, sa totoo lang nga ngayon eh, yung 5 trillion na budget, 5.7 trillion, dapat dyan 4 trillion lang eh, o 3 something trillion, kasi pumupunta sa budget eh, pumupunta sa, ano, sa corruption. Yung 30%. 40 pa nga eh. So 40% of 5 trillion is 2 trillion. Pupunta sa budget, sa corruption. Sipin mo 10 years, 20 trillion yun, di ba? 10 years. Eh, bay, tanggalin mo na yung corruption pala eh. Wala ka pang ginagawa eh. Di ba? Kaya nang bayaran yung unang utang, ano mo. Pati yung utang ng ating... Kaya nga... Gobyerno, yung kaya nakaramong vlog. Kaya nga ang ano dyan, what is the... Anyway, yun yung... Declaration number 8. Gusto ko yun kasi, kaya nga natatanda ko yun eh. Gusto ko yun kasi what comes out, comes back. Diba? Mga ng goes back. No? Yung mga 8, kaya nga natatanda ko siya na declaration number 8. State policy changes a lot. Kaya yung sweldo ng isang presidente, isang senator, congressman, tangina ninyo, mga pinayupa kayo, pera namin yan eh. Yung inaiyak ngayon ng Pilipino, pera namin. OFW, workers, etc. etc. All walks of life, paying taxes. And the people should be treated as bank owners. Pinahiram lang namin yung pera sa inyo eh. Ang ina ninyo, nag-credit kayo eh. Kailangan yung gastos, puhunanin yan ng naayos para may maibalik kayo sa amin. Correct. And kung hindi, death penalty. Ayan nga. Mag-ayos kayo mga... Ang ganda na. Kung iintindihin nyo na ng gusto yung mga... It can be done, actually. It can be done. Pwede yun. It can be done. Walang interest. Pwede yung bumalik. Kasi nga ang iniisip. Yun nga lang ano eh. Yun nga lang na yung taniman mo lahat ng ano eh. You know, magkakonekta lahat yan, ano? Say, kunyari, if, for example, isipin mo sa agriculture natin or any government ano product for that matter. Isipin mo lang, what are the 10
10 best products that we can export so that we will earn billions of dollars. Pwede. Paprojectin mo na. Eh, yung nakukuha kong pera ngayon sa inyo, taxes, I will see to it na ipapasok ko kunyari, mag-export kunyari tayo ng mud crab o hipon o whatever, na kung isipin mo, kung lalagay ka sa food security ng buong mundo, nasa Pilipinas ka, na laging umukula naman, laging may resources, etc., etc., ang kunin mo lang is yung technology, pauwi mo yung mga Pilipino na marunong, and then dito kayo, you start up a business, etc., etc., na government-owned, blah, 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 blah. Tapos noon, ma-under yan. Kaya kitang bayaran. Kaya ko ibalik sa iyo yung pera mo. Basta yung operating principle doon, hindi ko pera yon. Hindi pera ng gobyerno yon, pera ng taong bayan yon. At hiniram ko lang. Ang good thing is, meron akong 20 years. And after the 20 years, sunod-sunod din, 20 years, 20 years, 20 years, di ba? And then another 20 years. And by that time, that's 40 years, di ba? Doon sa una, sorry ko sa'yo, 40 years na. Pero, kaya ko ba? Oo, dami na nagawa ng 40 years. Okay, example. Babalik ko lang para kung makalimutan. 1986. 38 years. 2024. Pilipinas. Yun tayo ngayon. 1986. China ngayon. 2024. Ano yung pinaka-visible na reliable na nakikita mo? 1990. So, dagdagan mo ng apat na taon, yung 86, naging 1990 to 2024. Yung armed forces ng China kaya i-challenge yung armed forces ng US. Imagine that. Wala kang 38 years. May plano kasi. 34 years. Eh, ano nangyari sa atin? Wala. Talunan natin ang China noong 1986. Ano nangyari? Wala. Politika. Politika. Mga korap na tao. Kung 1986 tayo, panahon ni Marcos, kinakatakutan tayo ng China. Totoo. May mga jet tayo. May mga jet. May mga barko. 1990 pa lang nag-decide ang China that it will develop its armed forces and it will be able to fight a war that it can win. 34 years thereafter, it now challenges the US. Sa gera? Uy, ilan yung barko niya? Patras kasi tayo. Kaya nga, why am I emphasizing that? 34 years of China from then. Makita niyo yung infrastructure ng China all over the world na kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin. The biggest dam, the biggest, the longest bridge, the tallest, etc., etc., tallest building, kaya niyang gawin. Yung mega projects niya. Panorin niyo sa TV, hanapin niyo, type niyo. Mega projects of China. Litaw sa YouTube o na Google. Tignan ninyo. Ano ba itong mga beho na ito na dating ano, tinatawanan, mga tamupyo? Eh ngayon, eh lang niya, hanip sila. Dati nang alam niyong, basta sinabing inchig, eh, bakal bote, di ba? Oo, Chekwa. Oo, Chekwa. Noon. O, ito ninyo ngayon sila. Itinda ng taho. O, ano tingin nila sa Pilipino? O, tayo ngayon tinatawanan nila. Pero tingnan ninyo, 34 years lang from 1990. O sige, pantay nyo na, 38 years. Why is it that a country, two countries, Philippines, China, both spend 38 years and we come out, kawawa tayo, sila, angat-angat ang buhay. Diba? So, ang gobyerno pa nila, komunista. Alam niya. Eh tayo dapat asenso kasi, ano tayo, kapitalista, democratic, kapitalista. So, something is terribly wrong. Kaya nga yung sinasabi ko, yung mga kontra, abay manigas kayo. Kasi alam nyo, taong bayan, ang dapat lang mangyari ay kayo on the specific time, specific event, the specific scenario, eh, you all want it.
ayaw na namin ng ganito. Gusto na namin pamana yung Pilipinas sa mga bata, sa mga anak namin, sa mga apo namin, na magandang maganda, na pinagmamalaki nilang Pilipino sila. Yung pag sinabi mong Pilipino, anong what comes to your mind? Yung parang marketing. When thinking of Filipino, what comes to your mind? Wala. Dahil pagka sinabing, when thinking of Americans, what comes to your mind? Maganda, important yun eh. Mga Amerikano, may yabang, yeah. Diba? May confident. When thinking of Chinese, what comes to your mind? Copycat. Ganun ang inisip niya. Kasi merong Louis Vuitton, meron din sila. Diba? Luisiano Bisug. So, when thinking of Filipino, what comes to your mind? OFW. Yan. Yung isipin, yung kwento, yung ano, pangit eh. Mabahante lang tayo. Tusan tayo. Ang hanap buhay natin, ang ini-import natin sa ibang bansa, mga Pilipino, mga nagtatrabaho. Which drains our... We send the best. We send the best. Hindi nare-retain. Hindi nare-retain sa bansa natin para pakinabangan. Anong nangyayari? Why do you have to go out? Because we're walang opportunity. You see, kagagawa ng politiko eh. Kagagawa ng politiko. And we have 38 years to show for it. No? Ang pinaka, recess is yung Duterte na time. Yun yung gumanda na konti noon eh. Pero, paikot-ikot lang tayo. Kaya, pinagmamalaki nga rin itong mga kongresista na nagsusulong ng charter chains. Yung economic provision, kaya nagagawin nyo para makapag-invite sila ng mga foreigners, trillion-trillion ang bibigay na puhunan dito sa bansa natin, mag-create ng trabaho, at yung sabi ng kongresista na yun, ayaw nyo bang magbalikan dito yung ating mga OFWs para doon sa... The one that person speaking is ano ba yun? May doctorate ba yun? Galing daw siya ng Vietnam, nakita raw niya sa Vietnam yung pangyayari doon na ginawa ng Vietnam kaya sila masenso. Nag-invite sila ng mga investors, pinaluwag nila yung batas at nakita nga raw niya doon sa Vietnam. Kaya nasa Vietnam daw ang siya. Ang problema nga natin is yung ugali natin, yung corruption, papasok yung pera and then mat-turn off sila kasi bago pa sila gumagastos si... Ang dami ng korupsyon. Sa mga permit pa lang, korupsyon na. Yan na, isa pa. Kuryente ang mahal, tubig ang mahal, yung mga infrastructure wala, internet ang bagal, ano ba? Yung economic provisions na yan, kalukuhan yun. Imagine mo, Sir Dato, yung isang kapitbahay namin doon, nagtayo ng isang tindahan. Ang kanyang mga produkto doon, konting dilata, konting mga candies para sa mga bata, mga tinapay na konti-konti. Tapos, ang nangyayari, nagre-reklamo. Bakit ka mo nagre-reklamo ng Manita Tindahan? Kailangan, pinuntahan siya ng ng barangay. Kumuha ka ng barangay permit. Tapos, nakakuha siya. Eto na naman yung munisipyo. Kumuha ka ng business permit sa kanya sa munisipyo. Tapos, merong pupunta sa kanya, nagtatax map. Kailangan kumuha ka ng DTI. Ang dami, Manita Tindahan. Imagine mo. Itulungan yung maliliit na negosyo dito sa ating bansa, kundi business permit sa barangay, business permit sa munisipyo, tapos kukuha pa ng DTI, marami. Tapos palpak pa yung natin, mining laws natin, ewan ko kung na-correct na, ang laki-laki ng kukuhanin dun sa kung saan yung area ng mining, tapos yun napupunta sa kanila, kukunti, bago sila malalandslide. Yung ba yung sa Mindanao? Oh, mining area yun. Kaya nga, we are in one deep shit talaga na kung titignan ninyo. And the only way na makokorek yan is for millions of Filipinos to rise up and say na ayaw na namin ang ganito. People's revolution na peaceful, hindi yung sinasabing na style na French Revolution, Chinese Cultural Revolution. Ang yung mga madudumang isip na mga tarantadong Pilipino, isip ka kung pagka sinabi kasing revolution, bakit yung people, yung it's a power people revolution, naman yun? Peaceful naman. Yearly natin sineselebrate yun.
yung sineselebrate naman natin yung mga ano natin, mga ninuno natin ng mga sila Andres Bonifacio. You know, walang masama yung nandun yung sense of national, yung nationalism. Ang ano natin, we have to do something na itigil yan lahat. Eh, kaso hindi. So hanggang sa akin, no, minimaintain ko, hanggang hindi tayo tumayo as a country, as a Filipino people, to stop corruption, to stop what we are, stop the bad governance, the abuse of power, the arrogance ng mga politicians. You know, isa pa, dapat meron tayong ano, political academy, no? Yan, gusto mong magpolitiko, pasok ka doon sa academy. Paralin ka ng COMELEC o whatever, no? Na state. Gusto mong magsignify mo, pagkagaling mo ng high school, gusto mong maging politiko one day, mag-mayor ka, hanggang mag-senator ka, mag-presidente ka ng Pilipinas o whatever. Pasok ka doon sa ano, sa academy. O kaya professional ka na, gusto mong maging mayor o pasok ka pa rin doon sa academy. Sin-certify ka nila. Pagka na-certify ka nila na okay ka na, eh, tinuro sa iyo lahat how to become an honest to goodness na public servant na maging politiko ka. So it's just like PESCA? Ganun ba? Well, parang, parang ganun. May similarity na magkakaroon ka ng NC1, NC2, NC3. Kasi, eh, kito, sino ba yung mga nagiging politiko natin? Yeah, mga bobo eh, mga walang alam nga eh. Sayo-sayo lang, tapos pangapangako, ayun na, ganun po ito ng tao. Dadaanin sa ganda. Uy, sino yun? Sino yung maganda? Sexy. Sino yun din? Sino yung congresswoman na maganda? Ay, daw? Piling Mindanao yan eh. Oh, piling yan. Tsaka, alam ko, player yun eh. Basketballista yun eh. Marunong mag-shoot yun. Ano yun, PDA? Marunong mag-shoot yun. Eh, yun ang nababalita. May charisma, no? Oh, may charisma. Sa palakasan. Pero, alam nyo, ano, in fairness to, gusto ko lang sabihin, in fairness to that person, mali rin naman yung tinitira na pinipersonal eh. Na, ano yung ano sinasabi, na ano daw siya, naging yung pangit yung ano eh, yung description, naging girl lalo ng ibang congressman. Kasi look, tama yan. Hindi na tama yan. Ano yan? Paul yan. Paul, ano yan? Eh? May pamilya yung tao. Below the belt. No? In defense to that person, ano? Below the belt. Pangit yung ganon. Pangit yung ganon. Kasi you attack the problem, not the person. You attack these issues, not the person. Okay? That goes for everyone. On both camps. On both camps. Filipino people, there's some decency pa nga dapat tayo natitira. Hindi yung ganyan na bibirahin mo ng puta. Sabihin mo puta ching. May mga anak din tayo. May mga pinsan din tayo, babae na isipin din natin. Attack the issues. No? Oh. Attack the issues. Uy, crush mo lang eh. Oh my God. Joke-joke lang. Ano? Baka pinapanood ka nun. No? So, political academy so that you will learn. So that, kunyari, ganun din tapos sa armed forces eh. Kasi yung armed forces, yung J1, kung nakikinig yung armed forces, sinasabi ko yun noon na dapat tatanungin mo rin sa tao, sa opisyal o kaya sa sundalo, what they want to become outside. That's how you prepare your people. This can be sa government or sa private sector. Ako yung human resource, ako yung personnel in charge of my people. An extra mile will help your people. Kung isipin mo, Oliver, saan ka ba? Anong gusto mo pagkatapos mo? Pagka-graduate mo sa kumpanya na ito, ano? Anong balak mo? Magpa-farmer ka, magpo-politika ka, etc. Alam ng mga bossing mo. Ganon sa armed forces sana. Alam din na after a career,
na nag-i-span ng combat, etc., etc., di ba? Command and staff, etc., etc. At the end of it, after at reaching the age of 40, nag-optional ka, o 50, 60, 56, retirement age, paglabas mo, farmer ka, o kaya tatakbo ka mayor, so that I can now prepare you outside. Dapat ganon yung mga human resource, ganon yung mga utak ng mga managers para hindi kawawa yung mga tao ninyo pagka nasa labas na kayo. So that meron silang fighting chance and they will benefit society or the community na saan man sila mapunta. So kunyari, bala ko mag-OFW o di, saan? Security sector o whatever, di ba? Kung engineer ka o kung whatever yung maging profession mo. It's really preparing yung career path ng tao. Helping out your people is very important para hindi magmukhang tamukyo yung tao. Eh, tatakbo na ng mayor pala. Eh, walang alam. O paano? Pero sa totoo lang, Sir Dato, yung OFW, ayaw naman nilang mga ibang bansa. Sino ba naman tao na manging ibang bansa ka kung malaki sweldo dun? Kung meron lang opportunity dito sa Pilipinas ng trabaho, bakit pa ako aalis ng Pilipinas? Ang hard reality kasi, pag hanggang hindi nagkakaroon ng competitive na trabaho dito sa atin, laging may lalabas at lalabas. Kaya isipin mo, sweldo ka ng $2,000 doon, eh dito, magkano sweldoin mo? Same as ng halimbawa, yung taga-Bisayas ako. Tapos, nakita ko, ang trabaho talaga naman dito, sinisiksik sa Maynila yung trabaho. Di, yung mga nasa probinsya, mas malaki sa ang sweldo doon. Dito kasi sa probinsya, magsasaka ako ang sweldo ko, ganito lang. So, noon was ako na Maynila, ngayon nagsiksika na sa Maynila. Yan, dahil problema. Imbis na yung sa probinsya, iniisip yung mga opisyalis ng gobyerno natin, na, uy, maglagay tayo ng mamumuhunan doon. Huwag na dito tayo tumutok sa Makati, sa Manila, sa Paranaque, maano na ngayon yan, yung Taguig, maaseso na yan. Bakit hindi natin itapon sa probinsya? Oo nga. Di ba? Doon, doon. Kasi doon, walang opportunity. Pero kung nandun yung opportunity, at dapat set up nga natin, uy, kasama yan doon sa panaginip ko. Ang tawag dito? Philippines, tapos nun merong federal state of Luzon, Visayas, Mindanao. Yun ang yun yung setup. Hanep, ano? Ganda sa ano pakita, no? Federal state of Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos may tatlong head. May head sa Luzon, may head sa Visayas, may head sa Mindanao, may overall federal leader. Tatawagin mo presidente o may vice president siya, tatlo. Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-away-away yan, kundi kaya prime minister, kung parliament, hindi umabot yung panaginip ko kung hanggang saan eh. Kung basta ang setup, ganun. Luzon, Visayas, Mindanao, may separate na kanya-kanya, to its zone. Pero as a country, Luzon, tsaka na tayo mag-break down into more federal provinces, kunyari. Pero as a federal state, Luzon, Visayas, Mindanao. So, may iwasan yung mga ano na yan. And then, kaya nilang i-chart yung kanya-kanya. Yun ang point ko dun. Pwede kang mag-desisyon na Luzon. Kahit tayo-tayo, magpapasensya tayo, Visayas. O tayo, pasensya na, magulo ha. Kasi, hindi ko tala yung sinulat ko eh. Kasi, inassign ko may mga, the way na, ang ginawa ko para matanda akong marami, naisip kong ganyan, then sulat ako, sulat. Para matanda. Para pagka nabasa ko siya, isipin ko, COMELEC, yung COMELEC, no politicians, walang tatakbo na politician, nagkagastos ka, it will be against law. Sa payo. Walang tatakbo, takbo kang presidente, sabihin mo. Sabihin mo. And then, iiponin lang ng COMELEC yon at siya ang gagastos sa
posisyon mo. Tsaka mag-announce. Senator, congressman, mayor, bahala ang community. Sakit ang ulo ng community yun. Pero pag hindi nyo sinod, ganun kayo. Hindi, ang punto, pag ikaw tumakbo ka na senator, gumastos ka ng 400 million. Putrag is 100 million. Babawiin eh. Saan ko kukuli? Babawiin eh. Babawiin talaga. Kaya ngayon, resolution 10 eh. Babawiin talaga. Pero kung kunyari, tumakbo ka na senator, kahit sino, pero... Wala po, nan. Wala kang gagastos. Bawal maggastos ka. Oh, bawal. Kaya, gobyerno na gagastos. Gobyerno ang gagastos. Equal footing. Oo, tama. So, parehong kayong may ask, pareho kayong may debate, pare, basta bahala yung community mag-schedule nun. Tapos kami rin magbibigay ng ads nyo. Pwede, pati yung social media mo, i-regulate yung lahat na yun. Walang lamangan, bale. Yun yung state policy. Walang lalamang na isa kasi mayamang ka kumpara doon sa isa na mas mahirap. Kasi ang state policy is, walang dapat gagastos ng pera kung ikaw gusto mong mag-serve ka sa gobyerno kasi it is understood by the state, babawiin mo rin yun sa mga taong bayan. And related to sa so number 8 na declaration na ibabalik ng state yung pera sa iyo na tax, di ba? So, kung bakas ano, hindi ka magnanakaw dapat kasi wala kang ginastos eh. No, nanalo ka by kung ano yung qualification mo tsaka merit mo. Kumilig ang sakit ng ulo na nagkumpanya sa inyo tsaka kinover yung debate ninyong lahat. Presidente, senator, governor down the line, kung regional na nangyari, etc., etc. So, yun ang maganda na natatanda ko. Congress, sinara, tsaka Senate, sinara. Tapos nun, nireorganize. Tin-ring down. Yung Congress, ano, malabas, ano, one per province. So, 87. Kung 87 yung provinces, one per province. Ibig sa 300 plus ngayon. Wala na yung, ano, wala yung party list. Wala yan. Abolish yung Congress talaga, doon sa panaginip ko. Abolish yung Congress tsaka yung Senate. Talagang one stroke pa. Tapos, ayusin yung ano namin. Yung complaint namin, resolution 10. O, sana namin kayo. Tapos, wala na problema. O ngayon, sinong yung gagawa ng batas? O sino yung inupo ng Estado? Yun ang gagawa ng batas. By executive order or letter of instruction, parang panahon nila Marcos noon na ano. Pero merong ginawa yung people sa revolution na 12, tanda ko eh, 12 na declaration. Parang order ba? Presidential decree, parang people's declaration, parang ganun. Number one nga is yung nag-declare ng ano, ng marami panaginip yun, ano? Hanip eh. Ganda, maganda yung panaginip. Kaya nga isa-share ko, buti nga, ano eh, napagkukwentoan kasi nga, I'm trying to recall nga everything and then put it in one blog as part of my, doon sa kabila ko na... Pero mahaba yan, ganda to. Hatiin ko. Pwede mo hatiin yun, ano ba? Nakaisang oras na. Kasi mahaba yan, tingin ko, mahaba yung magiging yung... Pwede mong gawin, sabihin ko agad, 1 to 12. Mahirap kasi yung pagkapaisin yung explanation, di maintindihan. Hindi, ang gagawin mo, 1 to 12 overview, and then yung explanation, 1, 2, 3, gano'n, 4, 5, 6. Maganda explanation rin yung 8, may numero. Pero, hindi ko naman... Bakit di ko problema yung mag-explain? Sinasend ko lang ngayon, panaginip ko yan. Hindi yung let the mathematicians do it. Ang sa akin, nag-try ako mag-compute eh. Kasi kung isusoli ko sa'yo 1 million or 2 million, kung 10 million kayo at age 40, then that's about 20 trillion. Tama ba yun? Benefiting by... 20 trillion. Susoli ko. So, ibig sabihin, but in 20 years from now, from the date of start nung policy na yun, na kailangan, at 20 years, meron akong babayad sa'yo.
More than that, kasi may susunod pa. But if I get things going, may mining, may export, then we're producing the number one producer ng whatever, di ba? 20 products, for example, wala, banana. Number one tayo sa banana. Number three tayo sa banana. Sa kono, coconut. Coconut, pwede yun. Tapos, hindi naman po pwede mining. Maraming pwede natin produce. So, it's just a matter of... Pineapple. Ang dami rin yan. Sa Mindanao, ang dami taniman ng pineapple. Oh, kaya high value. Kunyari spices, ganun ba. Dami. So, it's just a matter of sitting down with the right people. Okay, educate me. Educate me. Ito yung gusto kong mangyari. O, ito yung... Ay, kung sino gusto mag-lead ng ano natin, bansa natin. Upo ka. Right, the right people in front of you. You ask the right questions. Okay. Ang problema ko, ganito eh. Hindi na kailangan kong kumita eh. Yung bansa natin. Ganon. So, may appreciation kayo kung saan kumukuha ng pagkain yung continent ng US, ng South America, etc., etc. Tapos saan ang gagaling lang ng pagkain. So, once you factor that all in, then you can now say, ano ang strength natin? Ano yung pwede natin gawin? So, doon tayo. Diba? So far, ang ginagawa natin, nag-export tayo ng tao, OFW. Which is one reason, thank you sa mga OFW natin, ng mga ano natin, mga hero natin. Dahil nakakapag... Hindi babagsak ang Pilipinas, sa totoo lang. Dahil sa OFW natin. Yan ang bumubuhay sa atin. Kinakailangan lang suplian ng gobyerno ang OFW natin. Yun yung dapat na after working away and then nung delikado pa yung mga buhay nila at harm's way sila at saka away from their families, malungkot, they find na ano tawag dito, contentment na sila-sila magkakasama sa area nila. Dapat yung estado eh, sinusuklian sila ng magandang gobyerno. Yun ang natiintindihan ni Tatay Digong noon. Kaya siya, palagi siyang lumuluwas na ibang bansa. Kasi, nag-upload, hindi lulubog yung bansa natin because we have OFWs to begin with. Now, dapat, hindi, ang naging mali ng mga politiko natin, nakaasa tayo sa OFW, pero wala namang ginagawa para sa OFW. Walang balik sa mga OFW. Walang balik eh. So dapat nga kung ano babalik mo yung ano kaya nga yung declaration number 8 8 nga eh bumabalik di ba infinity so kung ano may nakuha sa iyo ibalik sa iyo kaya nga lang over kung 20 years every 20 years kaya pasensya na pero walang interest eh pero nakikinabang na yung buong bansa isipin mo binalik sa iyo yung samantalang ilan tayo ngayon nagbayad ng taxes? Ilan taon ka na? Ilan taon na ako? Lahat. Wala namang bumalik. So yung suya tayo, sinong meron? Politiko. Senator, congressmen, mayors, governors, even barangay captain, sila ang meron. Paalis na tayo muna ako. Di, nag-hi sa iyo. Maraming lakad din yung mga tao dito sa bahay. So, yun yung ano, we have to, sakit ng ulo ng Pilipinas. Ay, so, totoo yan. Eh, tayo nga eh, itong edad natin to, dapat tayo sitting pretty na eh. Totoo yun eh. Ngayon, tayo pa yung mga problema para ipaliwanag sa taong bayan yung dapat na gawin para susubukan mo. Yun ang medyo nakakaroon. Ipipang maganda yun, no? Yung yung ano, walang gagastos na politiko o militar. Ay, maganda talaga yun. Hanip yun eh. Tama yun eh. Alam ko na, i-vlog mo na yun eh. Parang napanood ko na yun. Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Alam yung, siguro in passing na idea. Pero yung ngayon, sinasabi ko, lahat ko na in one baksak na panaginip eh. Na, hindi ko nga ma-recall yung ano yung detalye, sayang eh. Kasi nga yung aso, bigla akong
Dumilati lang eh. Pinasok yung dilati ito sa tenga ko eh. Nagising ako bigla eh. Sira yung loko-loko yung mga aso eh. Ay, pagkagutom na yun eh, nanggigising. Eh, nagising ako bigla. That's why, nung nire-recover ko pa yung sarili ko na bumalik ako dun sa... sa scenario na yun. Scenario. Hindi ko nga gusto kong maalala nga kung sino yung mga military dun eh. Meron ganun panaginip na gusto mong balik ako. Wala, hindi ko na balik. Gusto mong balik. Ako nga, may chicks akong sabi ko, may chicks akong katabi. Tulog ako, hindi na ako. Ako nung bumalik ako, eh, hindi na ubo eh. Nag-bihis na. Joke. Hindi na ubo eh. Nag-bihis na. Nabalik ako. Pagbalik ko eh, parang, oh, ba't ka-bihis ka na? Papayat eh. Ang tagal mo. Papayat na eh. Gagod. Parang kulang ka sa ano ah. Ethical side na yun guys kasi nagiging seryoso na kami. Infinity na nga yung pinag-uusapan namin. Pero maganda yun guys. Infinity na yun yung natangin siya. Oh, favorite ko yun eh. Kaya declaration number 8. So hopefully managinip pa na si Sir Dado sa... Yung ano yung 10 nga. Parang panapat sa ano yun eh. Resolution 10. Number 10. Resolution 10. Parang... De, number 2, de una yung declaration ng ano nga ng revolution, People's Revolution. Number 2, death penalty kagad eh. Number 3, yung cold departure order ng lahat ng politiko. Kasi ibabangga yung ano nila. Lahat ng assets nila, titignan yung salin. Tapos yung kita, lahat-lahat yun ibabangga. Tapos pagka hindi mo ma-explain, balik sa estado. Yung ano, yung asset. Yung sinasabi mo. Ay, ano na. Kaya nga, number 2. Sorry kung sa iba, pero ganyan na talaga. Panindigan niyo yung ginawa niyong pangunguha ng pera ng taong bayan. Kasi masawag pa sa ano yun. Masawag pa sa... Pero siyempre, yung mga tatamaan dyan, magagalit sa akin na ako naman, ano ba kasalanan ko eh, pinapakita ko lang yung panaginip ko. Managinip din kayo. At natunghayan niyo na po ang aming part 1 na kwentuhan ni Sir Dado, si Captain Clemente Enrique ng Scout Ranger, na tinaguri ang Pinoy Survivor ng YouTube channel. So yun po, medyo nakakalungkot po yung mga nangyayari talaga sa ating lipunan. At nadagdagan pa, may napanood akong isang iniidolo natin para ma-survive ang mga alingas-ngas na mga nangyayari dito sa ating inang bansang Pilipinas. Dangan nga lamang yung dating bulkan na nag-aalimpuyo, dumadagundong, dug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 
kuting na rin. Lumina, parang naging nalulungkot ako. Ayoko nang i-elaborate. Kasi gusto ko i-vlog yun, pero wala na, hindi ko na i-vlog yun. Kasi nga, dati siyang nag-aalimpuyong, nangangalit, na parang bulkan na, sumasabong, bugong. Ang nangyari, parang naging kuting na, Nyaw. Yun. Dati kasi tiger eh. Wah! Tapos ngayon. Nyaw. Nalulungkot po ako. Hindi ko na i-vlog yan. Hindi ko na rin sasabihin kung sino yun. Inaasahan pa namang natin na talaga namang nawala eh. Nawala po. Ewan ko, baka maaring yung mga sinasabi ng iba na nabulasala na kayo. Eh. Parang yung mga sinasabi ng mga nagko-comment na ang mga kasundaluhan daw yung nabulasala na. Huwag tayong ganon. Ang mga kasundalo natin at ang ating mga kapulisan, ayan po yung nagsisilbi sa atin. Nagbubuwis nga ng buhay nila yan eh. Para lang sa ating kapakanan. Para tayo
walang nanggugulo sa ating buhay dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya huwag po natin pag-iisipan na nabusala na yan, kaya tumahimik na eh. At may mga nagsasabi nga, ayan si Pinoy Survivor, natakot na yan. Hindi po natatakot yung tao, yung ating magiting na dating Scout Ranger. Hindi. Matapang pa rin siya. Kaya nga lamang, paano kayo pagtatanggol kung yung ang kanyang manifesto eh, hindi kayo kumbagay natatakot kayong kayo ang natatakot. Natatakot kayo pahayag yung damdamin nyo patungkol sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Yun. Yun ang totoo nun. Pero yung mga taong yan, kagaya ni Sir Dado, ba, matapang yan. Kaya nga lamang eh, kagaya nga nung napanood nyo, balikan nyo, reviewin nyo. Ang problema ay ang tao. Kagaya nga ng sinabi ng ating sigat Emilio Aguinaldo. At sinabi ni itong si ating General Luna. Ang sabi ng ating General Luna, ang problema ay ang ating mga sarili. Yun. Yun ang kanyang mga binanggit, sinaad sa kanyang buhay nung siya ipinaglalaban ng ating inang bansang Pilipinas. Yun. Ang problema ay ang ating mga sarili. Yun ang tunay na problema, yung ating mga sarili. So kahit anong ngawa ng mga vloggers dyan, ng mga talaga namang nakikipaglaban para sa kapakanan ng bawat isang mamaya Pilipino dito sa atin ng bansang Pilipinas, eh wala. Wala. Walang mangyayari. So kung ganun walang mangyayari, wag na tayo magreklamo. Tayo isabay-sabay na lang magbayad ng ating buwis. Para lang sa ganun, merong pondo, budget ang mga nanunungkulan sa ating sa loob ng gobyerno. Para may panggasta sila. Ewan ko kung saan gagasta sila. Siguro sa mga proyekto. So huwag na tayong magreklamo pag tayo magbabayad ng tax. Yun. Talagang ganun. Ayaw na tayo. Maayaw na tayo sa agos ng buhay. So, ganito na lamang po. At siguro yung part 2 some other days ko na, no? Kasi matindi yun. Yung part 2 kong yun. Matindi yun. Kinalahati ko lang kasi baka kayong magngit-ngit, gumagalit-galitan na naman kayo, pero hindi naman pala kayo hindi naman pala kayo maninindigan para sa kapakanan ng ating inang bansang Pilipinas. So, ano na lang. Sabay na lang tayo sa agos pagka ganun. Eh kasi nga, yung napanood ko, biglang dating tigre, tapos ngayon parang kuting na rin. Hindi ko po babanggitin kung sino po yun. Kayo na po ang manood, makinig. At baka naman may dahilan siya kung bakit gano'n. Maaaring strategiya lang ngayon. Hindi ko alam. Hindi ko alam po. Kayo na maghumusga. At sumakit yung mata ko. Yung tenga ko medyo nabingi. Hindi naman siya sumisigaw. Kaya lang, nabingi po talaga ako. Nabingi ko. Hindi kagaya nung araw na kahit anong sigaw niya. Ay, talaga namang bingi-bingi ko. Pero ngayon, parang nawala na yung pandinig ko that time nung panoorin ko. Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Pero malay natin, may dahilan talaga siya kung bakit gano'n ang kanyang mga statement. Wala po akong pinatutukuyan, ha. Basta napanood ko yung isang parte ng video na yon. Hindi ko alam, putol-putol din naman kasi. So hanggang dito lamang po, guys. At susunod ko na lang yung Panagbenga Festival, yung float parade nila. Ang gaganda. Maraming politiko kayo makikita doon. Marami rin kayo makikita ng artista. At marami kayo makikita ng mga bulaklak kasi flower festival yun. Sa mga float nila, iba't ibang klaseng bulaklak ang makikita nyo. Napakasaya po. Napakasaya ng Panagbenga Festival sa Baguio City. So, saludo po ako sa inyo. General Magalong, Mayor Magalong ng Baguio City. Maraming salamat po sa ganitong mga okasyon sa Panagbenga Festival. At marami kayong napasayang mamaya Pilipino sa festival na yun. So patuloy nyo pong sanang pagandahin pa ang Panagbenga Festival at kaming mga
may hilig sa mga festival na ganyan, akit at akit kami ng Baguio City. Salamat po, Mayor Magalong. Oh, hanggang dito lamang po guys. Ito na lang po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative na nagsasabing ang tunay na kalaban ng ating bayan ay ang ating mga sarili. So, maraming salamat po. See you on my next vlog, guys.